Hi guys, good evening. Gusto ko kayo dyan? Ha? Okay na ba kayo? Okay, good. And anyway, pakilala po ako. My name is Mike Tan. I'm the VP for Marketing and Training of Real Discovery International. And it's been a while since I did this training, so it's nice to be back again and kita-kita ulit tayo. So, pwede rin ba palakpakan yung mga sarili nyo? Bago ko magsimula mga kaibigan, lahat ba kayo nakakilala ng RVP? Yes! Okay, para sa mga di po nakakaintindi ko ano yung RVP, ang RVP po yung sabihin, Royal Business Presentation, yun po yung marketing plan ng Royal. Because tonight, I'll be discussing the Royal Distributors Orientation. Ibig sabihin, dito po tinuturo o ipapaliwanag kung ano po yung gagawin ninyo sa Royal. So, mahirap po ipaliwanag yun kung hindi po panintindihan kung ano yung negosyo. So, lahat po kayo alam yung negosyo ng Royal? Yes! Magbenta tayo ng mais, ng isda, at ng kanin. Ay, tama, di ba? So, very good. So, nakakatuwa na ito mga kaibigan na it's been a very, very long month of July, last month, and marami po mga nangyari. At marami na nakakatuwa na mga mangyayari pa sa Royal. And are you excited for your future sa Royal? Yes! Diba? Sino ba dito yung first time na po tayo nakita? Tapos sa kamay, first time tayo nakita? Ah, talaga? First time din kita nakita, ate. And sa mga hindi po nakakilala, well, ako po mga kaibigan, medyo matagal na rin po ako sa Royal. I've been in Royal for the past 6.5 years na po. I started in Royal way back January of 2012. So medyo matagal-tagal na rin po ako sa Royal. Ito po ang simula ng Royal. But prior to Royal, ladies and gentlemen, nagsimula po ako mag-network marketing as early as June 1996. Okay. Tao ka na ba nun? Malamang ano, parang college graduate ka na nun, no? Okay, joke lang. So, it's been a while, and way back in 1996, natatandaan ko yung mga tao, magpinag-uusapan po ang network marketing. Eh, medyo parang hindi na naiintindihan yung network marketing. Madalas na po sabi networking, dati parang pakiayos ng volume. Pag sinabi yung networking, isip agad nila computer. Di ba? Hindi katulad ngayon, pag sinabi yung networking, Ganun na, di ba? O, bisa pa nag-iimpita ka pa, sasabihin mo, gusto mo ng pera? Oo. Gusto mo negosyo? Oo. Ano yan? Networking? Ay, parang ayoko na, nananaiilang na. Tama, mali. And through the years, mga kaibigan, yung mga tao po nagkaroon ng wrong notion or impression about network marketing. But tonight, mga kaibigan, aayusin mo natin lahat yun. Okay ba sa inyo yun? Yes! And at the same time, mga kaibigan, a short background of mine, I'm an electrical engineer by profession. And graduate po ako sa Far Eastern University in way back, matagal na. Ano po, graduate po ako October 1995. And tawa-tawa kayo dyan ha. Mga iba dito, kabatch ko naman kayo, di ba? Graduate po ako October 1995. And ang nakakatuwa mga kaibigan, bago po ako makagraduate, ang engineering kasi is 5 years. Pero natapos ko siya ng 5.5 years. On top, na every summer, may naka-full load din po ako. So ibig sabihin, hindi ako nagbabakasyon. Every summer, nag-a-additional load ako ng 9 units para mabilis ako makagraduate. Kasi pag hindi ako nag-summer, malamang matatapos ko siya ng 7 years, yung aking engineering. And habang nag-aaral po ako on the side, nagtatrabaho din po ako sa mayroong part-time job. Nag-aaral po ako sa umaga, sa hapon, isang po ako messenger connector boy. So that was my life during my college days. And ang nakakatawa mga kaibigan, kaya pala nangyayari mga bagay na yun is to prepare for something better na mangyayari sa'yo sa future ninyo. So before I begin, ladies and gentlemen, sabihin mo sa kanta mo, friend? Friend! Magsimula na! Okay, good. So ngayon mga kaibigan, marami nagtatanong, sir, bakit ka ba nag-network marketing? Sino dito first time mag-network marketing? Nasa kamay? Ah, talaga? O, kamusta naman? Yeah! Going better. Mabuti. So, okay lang yan. Pero alam niyo mga kaibigan, to be honest with you guys, number one kasi, kung mag-network marketing ka o papasok ka sa ganitong klaseng negosyo, kailangan malaman mo muna kasi kung bakit mo ginagawa ito. Kasi you have to understand, bago mo titanong sa amin paano ba yung mama o paano ba kumita ng pera dyan, dapat alam mo muna kung bakit mo ito gagawin. Kasi yung bakit mo, kung nalaman mo yun, yung paano, mabilis na lang. Tama, mali? Yeah. Kasi sabi nung lang, may kasabihan, di ba? May kasabihan na kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming? Yeah. Okay? Eh kung gusto mo, lahat kaya mong gawin to. Ako naman mga kaibigan, since nakwento ko sa iyo, dati lang akong messenger collector boy.
Kaya ako nag-network marketing kasi gusto ko talaga umaman, gusto ko talaga umasenso. Kasi nung nagsisimula po ako sa buhay, mga 18, 19 years old ako nun, meron akong kliyente dyan sa Makati Ayala Avenue, 6750. Noong mga panahon na yun, isa ho yun sa mga pinaka-social na building sa Makati. Kasi ngayon, ang dami ng mga social na building ngayon, di ba? Pero dati, isa lang yan, ilan lang sila doon. So sa 6750, tuwing pupunta ako doon, excited ako kasi siyempre social, di ba? Ang ganda-ganda, bago, modern. Gusto-gusto ko pupunta doon. Ang trabaho ko nung time na yun, pagpupunta ako doon, kolektor ako. Kolektor ako, so magkukolekt ako ng cheque. At tuwing magkukolekt ako ng cheque, alas 3 ng hapon yun, gusto-gusto ko nakikita yun ano, yung nag-i-issue ng cheque. Di ba? Kasi guwapo. Teka, parang mali ang bagsak mo. Gusto ko siya makita kasi guwapo, ang galing magdamit. Parang sabi ko, gusto ko maging ganyan. Gusto ko maging gano'n, hindi makinig ko siya gusto. Kasi ang ganda ng forma, guwaping. Sabi ko, pag-graduate, gusto ko maging ganyan din. Tapos sa Makati, sosyal. Siyempre, di ba, pagka messenger ka, ano may tsura mo? Buong araw ko naglalakad sa Makati, sa EDSA, ang itim-itim ko, ang payat-payat ko, puro tigyawat ako, di ba? Sa sobrang daming tigyawat, ang tukso nga sa akin, para akong tigyawat na may mukha. Ganon. Ang payat ko pa, white t-shirt lang ako, nakamaong, tapos naka-rubber shoes, brown and yellow. So nakikita ko siya, every time nakikita ko siya, na-inspire ako to be a better to be a better person, mag-aral mabuti, para maging ganun din ako. Tuwing na ako mga kaibigan, a couple of months pass on, then one time, nakasabay ko siya, uwian na. Kasi ako late ako dumating, late niya issue yung check, so okay naman. Ito maganda. Nung uwian na, nakasabay ko siya sa elevator. Ako naman, katabi ko siya, matangkad eh. Titignan ko sa akin, Power to, di ba? Grabe. Oh, excited ako eh. Tapos sabay kami lumabas, siguro ang ganda ng kotse nito. Ano nang ganon? Di ba? Kasi forma eh, buping eh. Alam mo, nagulat ako. Pagkaway ko, kumaway din. Pagpara ko, kumara din. Sabay kami ng jeep. No, walang mali sa pag-jeep. Hindi ko walang mali doon. Kaya nagulat ako ng jeep. At syempre, ito maganda. Konting chika-chika ng konti, di ba? Eh siyempre, since siya nag-release ang cheque ko, ako nang libre! Ako lang iya, ako pa nang bayan, di ba? And then I realized, sa kwento-kwento-kwento ko, kwentuhan namin, matagal na pala siya sa ganung class work. Tagal na. And ang nakakatuwa, nung nalaman ko na yung sweldo niya, medyo a little mas mataas na ng konti sa sweldo ko. Maganda naman forma niya, kaya hindi halata. Sa akin, halatang halata. And so I realized, mga kaibigan, wala pala sa ganda ng damit, ganda ng forma, ang pagyaman ng tao. Yes. At hindi rin pala importante kung ano ginagawa mo. Kasi tonight, mga kaibigan, hindi natin pag-uusapan kung mas maganda mag-negosyo o mas maganda mag-trabaho. Kasi irrelevant yun eh. Alam niyo bakit? Kasi may mga empleyado na malaki naman talagang kita. May mga empleyado naman na malaki ang kita. Like meron akong friend, ang kinikita yan, talagang malaki talaga. At may mga negosyo naman na maliit naman ang kita. Tama, mali? So please, I do not want you to discriminate. At pag hindi ka negosyante, small time lang, no. It's irrelevant kung anong ginagawa mo. Ang pinag-usapan dito, ano, magkano ang kinikita mo, kung saan man yan galing. Tama, mali? So doon ako ngayon nag-isip, sabi ko, oo nga, no. Siyempre ako, remember Chinese ako. Chinese, mahilig mag-compute. Compute, ha? So siyempre ako, gusto kong kotse. Diba? Pansin mo, nung mga panahon yun namin, o panahon na lang niya, nung panahon na, diba? Nung panahon nyo, sir, ang puso dati, diba, kahit second hand na box type na Lancer? Yes. Tama, diba? Oh, so, yun yung mga panahon nila eh, diba? Actually, box type na Lancer. Pero nung bata tayo, ang gusto natin, yung mga kotse magaganda. Pero habang tumatanda, yung kotse maganda na Brago, kahit second hand na lang, pwede na. Diba? Dati gusto natin malalaking bahay. Pero habang tumatanda ka, parang hindi kahit simpleng buhay na lang. Tama, mali? Ngayon, bakit ganun? Kasi madalas, kaya ganun, ang nangyayari ko sa akin, ganito kalaki yung pangarap natin. Habang tumatagal, kung nagkakaedad yung tayo, nababawasan. Bakit nababawasan? Kasi, kaya siya nababawasan para magkasya sa income. Kasi pangarap mo ganito, income mo ganito, hindi kasya. So gawin mo, adjust. Adjust ang pangarap. Para kasya sa income.
naiinis ako minsan may kasabihan eh. Pag maigli ang kumot, matutong mamalukot doon. Ang katwira ko, bakit ako mamalukot? Hindi pa rin ako yung kumot. But because of that kind of mentality, matutong mamalukot. Ibig sabihin, eto pangarap mo. Dahil maliit ang kumot mo, matutong kang mamalukot para ka siya yung kumot. Ang taong gutom, ipitan ng sinturon, ba't mo iipitan? Gutom ka, kumain ka! So sa akin, nakikita, from my point of view ngayon, sabi ko, tama, kayaman, lumaki income ko. So here's my point. Kung gusto ko ng kotse, kayo, gusto niyo ng kotse, ayaw? Gusto! Isa ako madami. Amen! Isa ko ng mga cars, says, di ba? O, para, syempre, pag gusto ko ng kotse, gusto ko rin ng house nila. Tama, mali? Siguro, kotse budget mo mga 4-5 million. Tatlong kotse yan eh. Sa husband, wife, at saka pang pamilya. Diba? So sabi natin, 1.5 million ang sasakyan. So 5 million budget mo. House and lot, budget ka mga 20 million? Siyempre. Anong gusto mo na note ka, meron good, diba? Tapos ang kwarto mo, nakatayo ka lang, diba? Siyempre gusto mo may espasyo ka. Tama ba ako? Ito. Tapos isa sa mga pangarap natin, itong gusto-gusto ng mga Pinoy, kailangan may savings. Yes or no? Yes! Magkano savings mo sa banko? Mga 10 yan na lang. Wow! Okay, matuwa. Pangarap na yan, di ba? Pero gusto mo yan? Yes! Oh, siyempre. Ano pa bang pangarap? Edukasyon. Ano mo ito nakakalungkot eh? Sa panahon ngayon, edukasyon, pangarap na. Pangarap? Magkano kaya budget natin sa education? Tignan mo ah. Kinder, 2 taon ng kinder. Diba? Elementary, 10 years, diba? 12 years. K-12. Oh, 12 years na. Tapos college, 4 years. Diba? So total, 14, 18 years. Tapos magkano budget mo per year? Siguro 100,000. Diba? Tanggalin mo, wala pang baon to, wala pang kupit yan, ha? So malamang, total yan is 18 million. Diba? Sabi mo lang, gawin natin 2 million na lang. So ang budget mo sa education, 2 million. Per anak. Oh, kung dalawa anak mo, 4 million. Di ba? Kung budgeted ka, salitan. Ay, come next. Anak, ikaw muna. Next year, ikaw naman. Anak, parang may give and take. So mga kaibigan, kung isipin mo, parang ganito nga yung sitwasyon talaga sa buhay. At pag iaan mo yan mga kaibigan, 20, 30, 35, 37 million. Kailangan mo ng 37 million para matubad na yung mga pangarap. At sa'yo yung katotohanan. Pero tandaan mo, yung pangarap mo, ito yung gusto mo. This is what you want. Di ba? Siyempre, bago mo makuha yung want, kailangan ang needs mo okay pa. Okay muna. Ano ba yung needs? Pagkain. Damit. Shelter. Di ba? Load. Needs yan, di ba? Yes. Oh, ngayon, ito ngayon yung question. Kung ito pa lang, mga kaibigan, eh questionable na, kalimutan mo na ito. Uy. Yes. Ngayon, question. May kilala mo ba kayong tao na ito ay problema? Yes. Guess what? Pag problema to, hindi niya na iniisip to. Kasi kung ito nga, alam mo problema na, alam mo tatagpa siya ng problema. Diba? Kaya pansin mo, maraming mga tao, hindi sanay, hindi masyadong nangangarap. May mga tao na pag pinag-uusapan pangarap, kasi ang-corny mo naman. Actually, hindi sila nakukornihan. Ang tawag doon, defense mechanism. Ayaw pag-usapan ng pangarap kasi tuwing pinag-uusapan, nasasaktan. Parang ganito, kunyari magbabarkada tayo, di ba? Sir, ma'am, magkakabarkada tayo. At kung magbabarkada tayo, tapos pag pinag-uusapan natin, kotse, bibili ng kotse, bibili ng kotse, bibili ng kotse, bibili ng kotse, tapos siya, hindi siya bibili, di ba nahilang ka? Ba't ba lang tuwing nag-uusap tayo, ikaw naman? Kasi na-out of place ka eh, tama mali? Maraming taong ganito. At bakit ko to alam? Kasi ganito rin ako dati. Ayaw ko pinag-uusapan ito, hindi ako sanay dito. Para sa akin, calling ba? Kasi bakit? Ito nga alam ko yung problema ko eh. At ang masakit dito, wala akong masabihan. At ang masasabihan ko nito, yung mga
akong ganito. At imagine yung pakiramdam, alam mo, wala akong mahal. Ay, ako din. Turo ba? And guess what? Because of that, remember, because of that, mga kaibigan, malamang ang mga tropa ko, puro ganito din. At kapag puro ganito kasama mo, oh, alam na. Hashtag, advance mag-isip. Pero naintindihan mo siya sabi ko? Okay. Nung sumakay ako ng jeep, kasama yung taga 6750, doon ko naramdaman to, doon ko na-realize yun. Sabi ko, oo nga. Kung hindi ako gagalaw ngayon, alam, ang gano'n din ang bagsak ko. Hindi totoo. Diba? So after that, naging buka sa isipan ko sa opportunity. Mga kaibigan, alam mo ang opportunity, pag pinag-usapan ng opportunity, nung mga panahon na yun, nagsusumula po ako, hindi ko nainisip kung linya ko o hindi. Kasi para sa akin, basta kumita ako ng pera, okay na yun. Pag-uusap, pag may binigay akong pera sa magulang ko, nay, ga, pera pa, pera ko to. Anong tanong ng nanay ko, saan galing ba? Sa engineering ba galing to? Pag hindi engineering ka, ayaw ko tanggap yun to, ha? Diba? Wala namang, basta as long as barangal at legal. Tama mali? Yun ang nangyari sa akin. So when my friend of mine, in-invite ako sa ganitong negosyo, hindi kagad ako nakinig kasi natakot ako, akala ko dati scam. Diba? Pero after 6 months, yung barkada ko, nagka-kotse. Tanungin kita, yung dati mo mahirap, dugyot, walang pera, nagka-kotse, biglang nagka-kotse, sasama ka hindi? Sasama! Dati walang pera, dati nagpapalibre lang, ngayon ikaw na nililibre. Tanong ko, kakaya ka hindi? Kakaya! Lalamon ka talaga, diba? Bawi-bawi lang din yan eh. And guess what? Nung nangyari sa akin at nakita ko sa kanyang prepa, doon ako nagsimula. Pinag-aralan ko na yung negosyo. Kaya dapat mga kaibigan, ikaw, alam mo bakit ko ito gagawin. Nung ginawa ko itong network marketing, ang tanging laman ng utak ko, dito ko aasenso. Hindi na importante sa akin dito ngayon, nung panahon na yon, kung linya ko ba ito o hindi. Kasi para sa akin, aanin ko yung linya ko, kundi man ako yayaman dun. Remember mga kaibigan, just to let everyone know, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ay kung paano magka-pera sa Royal. Yes. And kung pag-uusapan natin pera, we're going to talk about money matters. And please, don't get too, how should I say, huwag ka masyadong pangingi, pera nakakailang eh. Wag. Kasi pag nailang ka sa pera, at remember, pag nailang ka sa isang bagay, subconsciously, lumalayo sa'yo yun. So pag ikaw, hindi ka sanay sa pera, kung ikaw nailang ka sa pera, kung ikaw naman, mga kaibigan, eh hindi ka komportable pag-usapan ng pera, guess what? Matutupad yun. Hindi yun talaga pag-uusapan kasi wala ka nun. So gusto ko maging comfortable ka sa pera. Okay? Okay, itaas ang kanang kamay. Tapi kami na sa kanan mo, sabi mo, be comfortable with money. Be comfortable with money. Okay? So, okay pa sa inyo? Yes! Okay, ganito ngayon. Nagsimula po ako mag-network marketing, klaro na sa isip ko. Excited ako, gagawin ko itong negosyo ito kahit anong mangyari. Kaya kung nang laman ko, nakinig ulit ako for the second time around, yes, ulit ito ha. Nung una ako in-invite, negative ako. After 6 months, nung binalikan ako, doon pa na ako naging positive. 6 months ang pagitan namin. 6 months ang naging pagitan namin nung apply ko. Kaya mga kaibigan, kung in-invite ba kayo? So una, positive agad kayo? Yes! Sino dito, inabot ang buwan bago nagsimula? Okay. Alam mo, sa mga inabot ang buwan, okay lang din yan kasi inabot din naman po ako ng buwan. Sa mga positive po agad, congratulations. Here's the best part. Kailangan klaro sa'yo kung bakit mo ito gagawin. Ulitin ko, kailangan klaro. Kasi pag ginagawa mo itong negosyo ito, marami kang may encounter. Marami kang ma-encounter ng mga fear. Marami kang ma-encounter na pagsubok. Ano yun? Ang isang ma-encounter mo, fear, ay yung rejection. Anong rejection? Yung maraming tatawa sa'yo. Maraming mga asar sa'yo. Meron ba dito mga na-reject na? Yes! Yung di mo tinakbuhan na? Yes! Yung pinag-antay ka ng oras-oras? Yes! Darating daw? Yes! Yung tinawagan mo, wala nang cellphone? Ang na-invite ko sa loob ng isang buwan, 88. Oh, sa loob ng isang buwan, 88. Ang sumama lang sa akin, dalawa. Dalawa lang ang sumama sa akin. Pero itong dalawang taong to, ito ang nagpalaki ng grupo ko. Kaya dalawang taong. Pero, imagine mo yung
frustration ko. Meron nga dyan isang tao dyan sa 88 na yan. May isang tao, hindi ako sinipot ng tatlo o limang beses sa loob ng isang linggo. Ang tigas ng mukha, di ba? Ay, please edit that part, ha? Di ba, ibang klase? Imagine mo, di ba, in-invite kita, kaibigan kita. Sinabi mo sa akin, darating ka. Nag-antay ako. Hindi ka sumipot, tinawagan kita nung gabi. Pwede hindi ka dumating, na-traffic ka lang, sige, bukas ulit. Umuo naman! Kinabukasan, hindi ulit ako sinipot. Tatlo ba o limang beses yung ginawa sa akin yun? Just sa SM Center Point. Eh remember, nung panahon niya, 1996, wala pang cellphone. Ang tanging technology na modern technology nung panahon ay pager. Eh sis, Dubuque na kuno, wala rin akong pager. PLDT lang kami noon, yung 325. I'm sure di mo alam yun, di ba? Yung 325, ganun lang ang technology noon. So nag-antay ako, meron pa nga dyan mga kaibigan, nasa loob na ng seminar room. Nakaupo na. Nakikinig na. Nag-CR lang, hindi na bumalik. Kaya ako pa nag-iimbita na ako, pag first timer, tinatabihan ko talaga. Pag magsisiya, saan ko pupunta? Siya, mamaya na, hindi na kaya, sasamahan kita. Mahirap ka. Tapos isa sa mga kinakatakutan mo natin, eh sir, baka mamaya pag nag-royal ako, baka hindi ako mag-click, baka maging failure lang ako. Alam mga kaibigan, sa buhay, walang sure ball. Walang sigurado. Tama, mali. Tama. At sa akin lang, ito lang sa akin, nung mga panahon na yun, tinitignan ko parati yung mga kumikita sa kumpanya namin. Tinitignan ko, siyempre yung mga kumikita, ano ba background niya? Eh yung barkada ko kasi, dating jeepney driver yun eh. Dating wala rin pera yun. Alam ko, talagang isa lang bitukan namin nun. Tapos may isang, pag wala na akong pera, sumasali na akong partner ng jeep sa kanya eh. Tapos may barkada ako, Jollibee crew. So kami mga walang pera nun. Pero kumikita na sila. Sabi ko, kung nagagawa nila, kaya ko din yun. Dalawang mata nila, dalawang mata ko. Sa kanila malaki, sa akin maliit. Pero parang nila malaki sa akin. Tapos siya sabi pa, eh sir, kasi madaldal yung makapala mo. Sabi ko, hindi naman mahihiyain itong mga barkada ko eh. Ang sabi ko na sa sarili ko, gagawin ko siya. Basta, gagawin ko siya. Tapos kung mag-click ako, good. Pag hindi, at least sinubukan ko. Ang sabi ng apply ko lang, basta may ganito lang. Kung gagawin mo siya, make sure ibibigay mo lahat. Meaning talaga, tatrabawin mo talaga. Hindi yung sasali ka lang, tapos naka-waiting-waiting ka lang, sana lumaki grupo mo. Hindi ganun, hindi ka lalaki doon. Basta trabawin mo. Sabi ko, go, go, go. Ulitin ko ha, sa mga nagsisimula po. The only way na kayo hindi kayo magiging successful, the only way for you to be a failure sa Royal, pag hindi mo siya gagawin. Ulitin ko ha, kailangan gawin nyo. Siya, nag-iimbita naman ako ha. Ang pag-iimbita, hindi ibig sabihin ginagawa mo na. Marami pang ginagawa yan. Nag-iimbita, mamaya siya ko sa inyo. Pero yung pag-iimbita, isa lang huya sa kailangan gawin. Clear? Yes! Hindi importante kung parang ganito, kumbaga sa paglalakbay, kahit maglakad ka na mabilis, o mabagal, basta gawin mo siya, makakarating ka doon. Tama. Kahit patagilid, patalikod, patalong-talon. Basta dire-diretso ka lang, gawin mo lang siya, makakarating ka rin doon. Nag-gets nyo? Yes. At bawal dito yung madrama. Ah, sabi mo sa akin, huwag kang madrama. Oh, kasi pag alam mo yung mga tipo ba na malag-iimbita ka, hindi ka lang sinipot, iiyak-iyak ka lang. Yung ganon, nag-iimbita. Oh, kumusta ka? Okay. Ganon? Huwag. Ulitin ko ha, dire-diretso pa lang. Clear? Yes. Okay, good. Tapos, nung nagsisimula lang po ako, pinag-aaralan ko, tinitignan ko yung mga tao kung anong ginagawa nila, kung paano ba nila ginagawa. So, isip ko, kailangan ba maging magaling ako? Kailangan ba talented ako? Kasi may mga iba, inisip kasi nila, para ka maging successful sa Royal, kailangan talented ka, kailangan mag-discarte ka, kailangan mag-chika ka. Pero alam mo, sabi sa akin ng mga mentor ko dati, alam mo Mike, hindi mo kailangan maging skillful. It's all about your character, it's all about your attitude. Sabi ko, ha? Remember ha, electrical engineer ako. Hindi po susama yung mga attitude, character. Diba? Lalo na sa mga bata. Hindi naman natin pinag-usapan yun eh. Hindi po yung normal sa conversation natin ng mga normal na tao.
Tama, mali? Tama. Parang ganito, kung may mga anak ka ngayon, or sa mga anak ko, pinag-uusapan niyo ba yung attitude? Sa pamilya ko ba natin, habang kumakain tayo sa pagkainan eh, na pag lumalabas mo sa bibig natin about character and attitude? Hindi, di ba? Hindi yan normal na usapin. So, nung sinasabi na apply ko yung attitude, ano ba yung attitude apply? Hindi ko maintindihan yan. O ganito, pinagawa niya ako ng isang exercise. Bilis papagawa ko sa inyo ngayon. Very basic lang naman itong exercise ito. At sabihin niyo lang sa akin, kung ano ang katangian dapat ng isang tao upang siya ay magtagumpay sa buhay. Ulitin ko ha. Pag-isip lang kayo ng mga katangian ng isang tao upang siya ay magtagumpay sa buhay. So ano yung mga katangian niyan? Humble. Ha? Humble. O, humble. Ano pa? Positive. Positive. O, positive. Ano pa? Ha? Tiyaga. Tiyaga. Ano tiyaga? Patience. Passion. Passion. Passionate. Ano pa? Committed. Hardworking. Ano pa? Sagot! Ha? May belief. High belief system. May belief. Determination. O, oh, tatlo pa. Ano pa? Committed. O, oh, may commitment. Ano pa? Ha? Confidence. Ano pa? Trust. Trust yung tiwala o yung trust? Trust. Yung trust, yung tingin talaga. Diba? O, oh, sampu na yan. Okay na yan. Pero tingnan mo ito. Ngayon, sabihin niyo sa akin dito mga kaibigan, kung at, remember, kayo lang bigay niya ito ha. Sabihin niyo sa akin kung ito mga itong binigay niyo are skills or attitude? Attitude. Teka muna, isa-isa lang. Humble, skills or attitude? Attitude. Hardworking? Attitude. Ah, sorry, positive thinking? Attitude. Patience? Attitude. Passionate? Attitude. Hardworking? Attitude. I think attitude and skills yan, no? Belief. Attitude. Determination. Attitude. Committed. Attitude. Confidence. Attitude. Trust. Attitude. Mga kaibigan, kayo ang nagbigay niya, hindi ako. Ibig pa lang sabihin nito, sa mundong ibabaw na ito, para ka magtagumpay sa buhay, ang pinag-uusapan pala dito ay attitude, hindi skills. Kasi pag maganda ang attitude mo, kahit wala kang skills, you can acquire the skills because ang skills ay naituturo. Ang skills na pag-aaralan. Hello? Yes. So ngayon, ang tanongin kita ngayon, ano mas importante? Skills or attitude? Attitude. So tonight mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon is all about attitude. Because if you want to be successful, not only royal, but in life, you need to have good attitude. At ang pag-uusapan natin ngayon are the right attitude. At dito mga kaibigan, sa buhay naman, ang kailangan mo lang at least 85% attitude. And here's the best part. Kasi yan, paano yan wala ako ganyang klase ng attitude? Don't worry. Because ang attitude mga kaibigan, pwedeng baguhin. Kunwari, ganito. Dati mayabang ka. Kaya kunwari lang, pwede mo palitan. Maging humble ka. Diba? Simula ngayon, humble na ako. Ganyan na, di ba? Pag may nakita ka, oops, excuse me, humble. Humble, mga gano'n, di ba? So, sir, ano bang klase mga attitude ang kailangan para magtagumpay sa Royal? Number one, letter A. Guys, I need you to have a good learning attitude. Ang hawag natin dyan, GLA. Good learning attitude. Pag sinabing good learning attitude, unang-una, I need you to learn the business. I need you to learn the basic. Learn the basic. Kasi, mahirap dito, papasok ka sa Royal na feeling mo marunong ka na, feeling mo magaling ka. Eh sir, kasi ako, top 1 ako sa dati kong kumpanya, top salesman ako ng ganito. Tama man yan. May bundok dito. Sa isang bundok, ikaw ang pinakamagaling, sa tuktok ka. Pero hindi mo alam, may mas malaki pang bundok. Bundok ng Royal. Wow. And if you want to be on top of this mountain, hindi naman pwede from here tatalo pa bigla. Mahuhulog ka. So, kailangan bumaba ka muna ng bundok mo at tumakit ka pataas. Yes. So, that's why I need you to be humble enough to go down from your level and start from the bottom going up. Pag-aralan mo siya if you want to be on top. Yes. Nag-gets nyo? Yes.
When I started out with Royal, well, kumikita rin naman ako sa dalawang company. Of course, Royal is not my first company. Okay? In my first company, I was there for 13 years. Huwag nyo itanong kung anong kumpanya yun, basta it has been there like forever na po. Okay? So, medyo matagal na po siya. So, come on, mine. So, I was there for 13 years, and okay naman po ako doon. And on my second company, eh, okay din naman po ako doon. But when I arrived to Royal, hindi naman ako kagad na nagmamarunong eh. Kasi sa Royal, nag-aral muna po ako sa Royal bago ako nagsimula dito. Quietly, umattend ako ng mga seminar. Nag-jot down notes po ako, umattend po ako ng mga seminar at mga training po. So sa mga nagsisimula po ngayon, itong gusto ko. Ito ang dapat. Umattend ka ng seminar at makinig ka. At hindi importante kung marunong ka na. Ang pinag-usapan natin dito, kabisado mo yung Royal, hindi yung dating kumpanya. Yes. At especially, sa mga first time na mag-network. Sa mga first time mag-network, kailangan mong babaran. Pag sabi babaran, kailangan mababad ka rito para mag-isip ka, panalaw mo, galaw mo, salita mo, Royal. Yes. Nag-gets mo? Kasi dati, meron kasi taxi driver. Nag-drive. Tapos naging pasayero siya. Habang nag-drive siya, sabi, kinalabit siya ng pasayero. Nung kinalabit siya ng pasayero, nabangga. Nabangga siya sa gulan niya. Tapos sabi ng pasayero, ano ka ba? Bakit ka ba nagulat? Eh sir, pasensya na ko kayo ah. Bakit first time ko ba mag-drive? Hindi sir, matagal na po ako mag-drive. Kaya lang, first day ko kasi ngayon sa taxi. Bakit? Ano ba ginagawa mo dati? Sir, dati kasi ako driver ng punerarya. Anong point ko? Driver na siya ng taxi, pero utak niya, utak punerarya pa rin. Nagagayon siya sinasabi ko? Yes. So, hindi kailangan kung ano man natutunan mo sa labas, kung ano man natutunan mo na dati, kalimutan mo na yun, bago ka na eh. Kung dati kang Jollibee, ngayon nasa McDo ka na, dapat galaw mo McDo na hindi galaw Jollibee. Kasi paggagamitin mo yung style mo dati, gagaling mo dito, chapsilo mo yun. Para ganito, iniinom mo orange juice, biglang iinom ka ng Coke. Para ganito, di ba? Isang baso, ang baso nito, laman nito, orange juice. Biglang naglagay ka ng Coke. Anong lasa niyan? Diba? So dapat mga kaibigan, itapon mo yung orange juice mo, ilagay mo puro Coke lang. You understand? Okay. Remember, ngayon nagsisimula ka, ngayon bago ka na, kalimutan mo na lahat. Magsimula ka ulit. At pwede simula ka ulit, mas mabilis mong ma-absorb. Are we clear? Yes. Sir, ano bang atin na namin mga training? Mga kaibigan, una-una, kailangan ma-master ninyo yung RBP. O sinabi ng RBP, ito yung marketing plan. So you have to know, understand by heart kung ano yung marketing plan. Yung sobrang kabisado mo dapat. Dapat yung araw-araw mo siya tinatinan. Yung di mo masuka-suka ka na. Yung di mo kahit nakapikit ka, 1, 2, 4, 2, 4, 1, 6, 4, 5. Mga ganun talaga. Kasi hindi pwedeng yung hindi mo siya memorize. Diba sabi nga, diba, out of the abundance of the heart, the mouth will speak? Kasi sobrang kabisado mo, sobrang gusto mo eh. So dapat galon na kahit magpalibalik na rin ka, nang kausap mo, kaya mong isagot yung kanong dapat isagot. Hello? Yes. So sir, paano namin gagawin yun? Attend the RBP 5 times in 1 week. 5 times. In 1 week. 1 week. Hindi pwedeng 5 times in 1 month. Hindi pwedeng 5 times in 1 year. Kailangan 1 week. Sir, bakit? Kasi kapag ang interval matagal, makakalimutan mo. Hello? Yes! Ngayon, eh sir, bakit 5 times? Bakit hindi 8 times? Bakit hindi 3 times? Bakit hindi twice? Bakit 5 times? Kasi mga kaibigan, study shows that every time you attend a seminar, ang nare-retain lang po sa utak mo sa haba ng sinabi ng speaker is only 20%. So ngayon mga kaibigan, if you attend it 5 times, automatic you will get the 100%. Yes. You understand? Yan pong logic niya. So attend it 5 times, in 1 week. Sir, kailangan ba araw-araw? Hindi. Pwedeng tanghali. Tapos mamaya naman gabi. Basta importante in 1 week para yung retention mo mabilis. Hello? Yes. I still remember when I was starting, umattend po ako ng seminar RBP. Tapos sabi ko, sabi, apply. Tapos sabi ko ako, okay good, tomorrow, balik ka ulit ha. Okay. Eh, apply paano pag wala akong dala? Okay lang, kahit wala akong dala, basta balik ka. Balik ako. Apply, nandito na ako. Bakit? Ate ka seminar ng ano, RBP. Bakit? Kasi sinabi ko, sabi ko nga eh. Ate na ako. Obya ako.
Kinabukasan, on the third day, sabi ko, apply. O, attend ka. Ha? Bakit? Maten ka. Apply naman eh. Attend ka. Attend ako. Kasi gusto ko masenso eh. Okay pa rin. Ba't mo sa akin? Pare-pareho rin lang. Matya ka pa-apply ko, titiling at buka. Kung kumukopya ako. O, sabi niya sa akin, o, downline ha. Pag kumopya ka, kopya mo. Tapos, dapat ang speaker pipirma. Apply, bakit? Para alam ko maten ka. Ganon? Ganon. Pang-apat na beses, pabalik ko apat na araw. Nung nakita ko, apply. Ayoko na, pare, matin ka. Kaya laki ng katawan ng apply. Matin. Kopya, papirma sa speaker ulit. Pang-limang araw, nung nakita ko, apply. Quiet. Atin na ako. Alam ko nakakatuwa, nung pang-limang beses, napansin ko, although pareho, anak, pareho lang naman ang marketing plan, hindi nagbabago, di ba? Pero na-realize ko, iba't ibang speaker pala, iba't ibang style. Yes. At dahil iba't ibang style, ang dami ko ngayon style na alam na. Example, siya, masa siya. Siya yung patawa ng patawa. So pag ang kausap ko, medyo masa, gagamitin ko style niya. Tapos siya naman, panagpe-present, corporate. Diba, napaka-strict. So pag may kausap ko, medyo corporate ang dating, gagamitin ko style niya. So ngayon, ang dami ko ngayon style. Ganong ginagawa ko noon. Basta nakikinig lang ako, kopya lang ako ng kopya. Basta every time I attend, kumukopya ako. At pangalawa, ang isa niyong atinan is the RDO. Ito po yun, RDO. Sabi sa akin ng upline ko, Mike, after mo matapos ang RBP, kailangan magdala ka ng RDO. Sabi ko, upline, bakit? Kasi ang RDO, para nga yung utak mo, ipoprogram na natin sa networking. Ganun ba yun, upline? Oo, kasi syempre, utak mo, hindi ba networker utak yan eh. Utak na kung anong utak yan eh. Kaya kailangan ma-align ka. Kasi mahirap gagawin mo ang isang bagay, ang utak mo hindi naka-align. Kailangan utak mo, gagawin mo, puso mo iisa. Naka-align dapat lahat. So ngayon, yan ang trabaho ng RDO. Ganun ba apply? Oo, attendin ako. So kailangan matend kayo. Ito yan ngayon gabi. Okay? Is, apply gano'ng madalas. Kung kaya mo madalas, daras-darasa mo para mag-program talaga yan. Tapos, syempre, kailangan makabisado mo yung products. Sabi ko, apply. Hindi ko hindi. Ayoko magbenta ng ganyan. Mike, hindi sa pagbebenta ang product. Kailangan alam yung product para pag may kausap ka, alam mo paano yung paliwanag. Yes. Eh, apply, hindi naman ako mahiling magbenta. Hindi ko sinasabi magbenta ka. Pero darating ang panahon kahit ayaw mo, magbebenta ka. Kasi bakit? Normal na sa'yo yan. Sabi ko, sige. Kaya idarating yung mga produkto. Nung panahon na yung konti lang ang produkto namin, 48. Kaya parang alam mo, masuka-suka ka na sa products, di ba? Pero sige lang, inaralan ko din, inaralan ko sa mga kabisado ko. Question, kabisado niyo ba yung products? Yes! Alam mo, you're very lucky with Royal. Because sa Royal, mga kaibigan, ang nagsasalita ko ng mga products dito, hindi po speaker lang. Ang nagsasalita ng mga produkto dito, puro mga medically inclined. Yes. Ano sabi yung medically inclined? Pag hindi sila nurse, doktor, o kaya dentista, o kaya ano mo sila. Basta anything that has got to do with medicine, sa liga ng medisina. So at least, sir, bakit? Kasi ganito yan. Kahit ikaw, top earner ka, madam, ang laki ng kinikita mo. Nagsalita ka ng products, pakikinga ka ng tao. Pero pag biglang may nagsalita ng doktor dyan, ang pakikinga ng tao yung doktor. Yes. Kasi bakit? May authority eh. Pagdating sa produkto. You understand? Yes. At the same time, bakit doktor ang pinagsasalita natin dito? Kasi ang doktor, ang kwento nila, hindi hype, hindi power-power lang. Parang, gumamit ka ng gluta. Bakit? Kasi yayaman ka! O, oh, diba? Ganun. Hindi mo ma-explain, basta puputi ka, basta yayaman ka. Bakit? Kasi parang sa liver. Bakit? Kasi ano? Ano? Google mo, ha? Diba? Pero pag gano'ng salita dito, doktor, ipapaliwanan niya sila scientifically kung bakit gano'n. Hello? Yes. Eh, tapos bigla masasabihin siya, ay, yung may uminom ng products, ginimatay. Eh, totoo naman eh. May biglang gano'n, diba? Ikaw ngayon, dahil hindi ka umati ng product, ang products nakakahimatay, bawal! Kasi may mga ganun eh, sisisihin ka. But kung kabisado mo yung products, alam mo hindi totoo yun. Yes. Alam mo, there's no such thing. Hello? Yes. Are we clear? Yes! And this, kasi yung mga produkto naman, sabon lang, simple lang yan, sabon-sabon lang yan. Anong aralin namin sa sabon? Parang ganito mga kaibigan, kailangan malaman ninyo mga ingredients din yan para alam mo anong pinag-iba ng sabon natin kaysa sabon sa labas. Kasi tayo may kojic papaya. Now ngayon, anong ginagana ng kojic natin sa kojic sa labas? Yes! Diba?
Sir, sa atin ano, may points, sila wala. You understand? Hello? Yes! Good. Now, at the same time, matin kayo ng best training. Okay? What is best training? This is basic entrepreneurial skills training. Ulitin ko ang skills to. Ito yung paano mag-imbita, paano mag-one-on-one, paano sumagot sa mga pilosopo. Mode, ano yan? Maraming topic po yan. Mga pituwalo po yan. Matin po kayo dyan. Okay? Importante po yan. Skills po to. Tapos, pag ito, natapos mo yung buong set, gagraduate po kayo niyan. Yan, meron kayong graduation. So kung ikaw hindi nakagraduate ng kinder, dito mag-graduate ka. Okay. Now guys, all of this, libre po lahat ito. These are all free. Okay? Sir, meron pong mga may bayad. Meron pong may mga bayad na training. Pero yung mga may bayad na po noon, ulitin ko, saan mapupunta yun? Una, mapupunta ko yun kasi may mga, like yung mass night kanina sinabi ni James, di ba? Yung mass night yung may bayad yun. Pero yung bayad na binayo nyo doon, mababalik din sa inyo kasi may mga rewards po yan eh. May, sa loob ng during that module, during that period ng 90 days, may mga contest, may mga competition sa loob, na pag nanalo kayo, meron kang award, financial award din po yun. Gets nyo? Yes. Tapos may mga like meron din po tayong parang team building, we call it the builder's camp. Yan mga 2 days po yan, may bayad po yan. Pero yung bayad nyo, mapupunta po yan kay Royal sa ating Social Care Foundation. Yes. Charity Foundation. Yes. Charity. Nagtitay nyo na. Yes. So, are we clear? Yes. So, yan po yun mga kaibigan. So, ito po ang atin nyo. Now, remember, sir, bakit kailangan kayo umaatin ng training? Kasi kailangan ng tamang pundasyon. Bakit pundasyon? Tandaan nyo, if you want to have a good income, and ulitin ko to ah, because if you have the right knowledge, automatic, you can create an organization or network. At pag meron kang organization, magkakaroon ka ng income. Gets nyo? Because remember always, if you know the system, you will have the edge. And how will you have the edge? By letter L. What is L? L is to learning and listening. And by doing so, mga kaibigan, if you apply it with application, this is now what you call wisdom. Tendency, you will have a good network. Kasi pag malaki ang inyong grupo, malaki ang income mo. Pag ang grupo mo maliit, maliit ang income mo. Pag wala kang grupo, wala kang income. Yes. Tanungin mo yung katabi mo, may grupo ka na ba? Tanungin ka tanungin mo. May grupo ka na. 1, 2, 3. May grupo ka na ba? Sagot? Meron! So pag wala ang grupo, wala ang income yan. Ha? Meron na ako grupo, 5. Sino yun? Ako din yun. Hindi kasali yun, ha? Tao yan. Sir, bakit kailangan maraming tao? Kasi pag maraming ang tao, maraming gumagamit ang product. Kasi the more users that you have, the more income that you have. Remember always, we only make money if products are sold. Yes. We don't make money from recruitment. So kahit maraming ang tao, kunwari tao mo 1,000. Pero yung 1,000 katao, walang bumibili doon, hindi network yun. Ang tawag doon, fans club. Clear? Yes! Okay, good. So, kailangan, meron kang network. Kailangan palaki mo yan. And guess what? Pag pinag-usapan kasi ang network, para yung building. Okay? Ang building, pag mataas ang building, kasi ang pundasyon niya nag-ibay. Correct? Kasi kung ang pundasyon mo mababaw lang, pag may tao, sumandal, building bumabagsak. Kasi ang babaw ng pundasyon eh. So kailangan dapat ang pundasyon mo malalim. Sir, gano'ng kalalim? Paano yan lumalalim? Atin ka ng best training. Marami yung wala yun. Atin ka ng off-road. Atin ka ng RVP. Atin ka ng products. Atin ka ng mass 90. Atin ka ng builder's roadmap. Atin ka ng builder's camp. So habang marami kang training, lumalalim ka. At pag lumalalim ka, ang organization mo ngayon tumitibay. Are we clear? Yes! So kailangan magkulo ka ng good learning? So you have to learn. Tapos, pag kayo umate ng seminar, agahan nyo. Ha? Huwag kayo ate ng late. Alam nyo, hindi totoo to.
Di ako, wala akong pinapatamaan na. Pag feeling mo na-offend ka, I apologize. Hindi ikaw sinasabihan ko, yung katabi mo. Because here's the logic behind it. Pag ikaw late, isipin ang recruit mo, ah, pwede pala late. So next time, late na rin siya. At then, palit ng palit. Ganito, kunwari, seminar, 7 PM. Umatid ka, 7:15. Isipin ang katabi mo, ah, pwede pala umatid ng late. So atin siya ng 7:20. Yung recruit niya atin, 7:30. Darating ang mga recruit nila, 7:45. So tinisip, patagal ang patagal. Hanggang sa ulitin ko, pag lalong nag-late nagsisimula, late natatapos. Pag late natatapos, yung prospect mo naiinip. At dahil naiinip ang prospect mo, hindi siya makikinig mabuti. At pag hindi siya nakinig, hindi niya maintindihan, wala kang downline. And if ever naman mga kaibigan, maaga matapos, or for example, nagmamadali siya, wala ka namang oras para i-meeting after meeting siya or i-close ang deal. Kasi nagmamadali siya eh. Anong nangyari? Bakit ganun? Kasi late ka. So dapat agahan nyo. Pwede ba mangyari yun? Yes! Pwede ko, pwede ba mangyari yun? Yes! Start from that. Hindi sir, kasi ano, late naman nagsisimula eh. Hindi late nagsisimula. Wala kasi tao. Kasi lang nasa labas pa. Ulitin ko ah, dapat ang style na pag meron na, pasok ka na, open mo na. Para pag nakapwesto ka ng mga kaibigan, sisimulan na yan eh. Kahit isang tao lang, sisimulan na yan. Uy. Yes! Are we clear? Yes! Okay, sabihin mo sa katabi mo, agahan mo. Agahan mo! Okay, agahan nyo, ha? So, ito yun. So, simulan natin, learn the business properly. Are we clear? Yes! Okay, good. Now, letter B, importante, kailangan meron kayong commitment. Commitment. Anong kasing commitment? Hindi mo ba lang pag ito, nasimulan mo, tapusin mo to. Whatever happens, tuloy-tuloy tayo. Whatever happens, tuloy ang negosyo. Okay? Hindi mo ba lang pag meron tayong usapan, dumating ka. Hindi, darating ka ba? Oo. Sigurado? Oo naman. Di ba ang gulo? Ang hirap kasi magsimula mga kaibigan kapag hindi mo alam kung totoo o niya kausap mo eh. So whatever happens, the show must go on. Are we clear? Yes. Okay, good. Ngayon, ganito yan. Sabi ko, sir, alam mo, minsan kasi magandang work, kaya parang kaya lang, sir, parang ang hirap kasi. Parang, alam mo yung sir, magre-recruit ka, hindi ko malinya yan eh. Alam mo, ulitin ko ah, kung hindi mo to linya, hindi ko rin naman to linya eh. And guess what? Wala sa atin dito, linya ito. Ano bakit? Kasi wala namang course sa college, BS Networking. Kaya huwag mo sasabihin sa akin, hindi mo to linya. Kasi bakit? Hindi natin ito talaga linya. Pero lahat ng bagay, pwede yung pag-aralan. Ang wife ko, yung wife ko mga kaibigan, graduate siya, BS Human Resources Management. Oh, HR, yun nga. Human Resource Management. Galing-galing mo talaga. Human Resource Management sa Lasal, sa CSB. Graduate siya doon. Pero ang negosyo niya mga kaibigan, tahiya ng damit. Hindi niya linya yun. Ito nakakatuwa. Yung wife ko mga kaibigan, 20 years na yung negosyo niya, or almost more than, basta ganito, more than 10 years na yung negosyo niya. At hanggang ngayon, yung wife ko, sa tahiyan niya, hindi pa rin siya marunong magtahi. Pero ulitin ko, tuloy naman ang negosyo niya. Ibig sabihin, kung ano man ang kahinaan niya, hindi niya hinayaan yun para hindi ituloy ang negosyo niya. So parang ikaw mga kaibigan, kung mahihain ka, konti lang kilala mo, hindi na natin pinag-uusapan kung ano man ang iyong kahinaan. Ang pinag-uusapan natin nito, gusto mo ba ito o ayaw? Yes. Kasi pag gusto mo yan, may paraan eh. At kung ayaw mo, lahat ng dahilan, meron ka. Yes. Tama mali? Tama. Diba? Kesyo malayo, matraffic. Diba? Tama. Pero ito isipin mo ngayon. Pag ikaw negosyante ka, gusto mo kumaseso. Sino ba dito na negosyante? Tapos ang kamay, negosyante. Yung may ibang negosyo outside Korea, tapos ang kamay. Okay, good. Now, may negosyo kayo, diba, sa mga negosyante. Tanungin kita ngayon. Ang traffic, lahat ba araw-araw may traffic? Yes! Oh, nakita ko ba ang negosyo ng mga negosyante sinanado kasi traffic? Oh, may nakita ka bang negosyante tinigil ang negosyo kasi ang kliyente malayo? Wala. Kung ikaw si Lucio Tan, sasabihin mo sa akin, alam mo, itigil na natin itong big negosyo, sobra traffic, manira. Henry C. Si Henry C, mga kaibigan, may edad na. And guess what, mga kaibigan, tanong ko ngayon, tinigil ba yung mga negosyo niya kasi may edad na siya? Yeah. Hindi eh. The point is kasi gusto niya. Kasi committed siya. At ang maganda kasi kay Royal, mga kaibigan, ulitin ko lang ha, isa sa mga rason, kaya natin ko yung nanggarap, majority, hindi lahat,
Majority ng rason, kaya nagro-royal ang tao kasi gusto mong kumita ng pera. Tama mali? Politiko, gusto mong kumita. Gusto mo palang kumita, nag-iinarte ka. Subukan mo mag-apply sa trabaho. Boss, pwede ba? Late ako. Matraffic eh. You see? Sa boss mo, di mo magawa. Sa royal, kaya mong gawin. Diba? Umuulan, papasok ka, hindi. O, kita mo? May sakit ang may sakit isa sa kahit may lagdag ka papasok ka pa nga eh. Tapos dito umuulan na. Layo eh. Sayang mo okay pa man din yun eh. Oh. You see? Tapos may sinasabi na pa dito yayaman ako, kikita ko ng 100 tapos siya taman. Oh, power, ulan lang. Hindi na, nakalimutan na to. Meron pa nagsabi, ano kasi, busy ako ngayon. Tapusin ko lang itong ginagawa ko. Hahatam na ako. Sige, di ba? After 2 months, binalikan ko, hindi na ako busy, kaya lang. Kasi meron kaming inaasikaso eh. Pasukan ng mga bata. Pagbakasyon. Ha? One year, di ba? Binalikan mo, di ba? Bakasyon na, pwede na. Anak ko kasi. Hindi pagbakasyon, kailangan active. Hindi pwede walang ginagaw, walang magbabantay eh. Siguro ka dahilan. Pero tapos na lahat. Uy. Hello? Yes. Ba kayo? Yes. You have to understand, if you want this, it doesn't matter na kung ano pang ginagawa mo. Basta importante, go ka. Hello? Yes. Hi. Hello. Alam mo yung mga top earner mo natin? Marami tayong mga top earner sa Royal. Do you think naging kumikita sila na malaki yan kasi maarte sila? Do you think kumikita sila na malaki ngayon kasi tatamad-tamad sila? Saan ka nakakita ng tao ang yaman kasi tamad? Grabe ang yaman. Bakit? Kasi tamad. Marami talaga. Ikaw na ang tamad. Di ba? Wala namang ganun eh. So you have to be committed sa mga projects mo. You have to be committed sa mga assignments mo. You have to be committed kung ano mong gusto mong makuha sa buhay. Kasi pag yan nakuha mo, ikaw na makikinabang niya, may ibang tao eh. Di ba? Bakit ganyan yaman? Kasi ikaw may kasalanan. And guess what? Pag umasenso ka, sabot pati pagbili mo assets din. Tama na. Fast. You have to be fast kung gagawin mo to. Hindi ka pwede patumpik-tumpik. Yung akala mo okay lang. Kasi mga kaya, ito tandaan mo, ako bakit ako nagmabilis? Bakit ko ito minamadali? Kasi nakita ko peras ko, may edad na eh. Kaya ako pa sa nabibigyan ng magandang buhay. Pag wala na sila. O pakitibala siya, bibigyan ko siya ng magandang nicho. O diba? May bahay pa. Ano nila yun? Diba? Maganda habang buhay, bigyan mo siya ng magandang buhay. Diba, isipin mo mga kaibigan, tayo, paano tayo pinalaki? Ngayon, may baby po ako ngayon. Yung baby ko maliit pa lang, 10 months old. Alam mo kung may baby ka pala, ang hirap mag-alaga. And it takes a certain kind high level of love para mag-alaga pa rin ng bata. Kasi nagigising na madaling araw. Eh, ako pa man din, pag matulog ako, talagang committed ako pag natutulog eh. Umiiyak yung baby ko. Pag umiiyak talaga yun, talaga yung pinipilit kong huwag siyang pansinin. Pero dahil, siyempre mahal ko yung anak ko, babangon ka talaga eh. Bubuhatin mo. Ay, anak ko, medyo may pagka mabigat. 11 kilos. 10 months. Diba? Kaya ang bigat talaga niya. So, pakargay ko siya, alam mo eh, tulog na. Antok na si daddy. At ilang beses mga kaibigan mo, hindi ko siya mabitawan dahil nakakatulog ako bigla. So ganun, tapos yung patitip lang mo ng gatas, ang pinakamatindi, pag nagpupo. Siyempre anak mo yun eh, di ba? Alantisi mo, siyempre pag nagpupo, kailangan palitan ko, di ba? Magkakarashes, ma-irritate yung kanyang skin, di ba? So talagang papalitan yun ng wife ko. Give and take, di ba? So, papalitan mo namin, di ba? Papalitan mo namin, mag-iinit ako ng tubig para warm water.
di ba? Kasi kailangan eh, kasi commitment pa. Now, iniisip ko ngayon, malamang nung bata ako, ganun din ang parents ko sa akin. Eh, bata pa sila, doon eh, 45 na ako eh. Now, iniisip ko ngayon mga kaibigan, ito lang din, ako ngayon 45 na ako, mama ko 70 years old, kailan pa siya bibigyan ng magandang buhay? Oh. Make sense? Yes. Imagine mo yung sakripisyo nila. Ngayon ko na-appreciate mga kaibigan yung hirap ng magulang. Kasi mga kaibigan, hindi pala madali magpalaki ng anak. Hindi mabilis. Guys, hindi pala mabilis. Kaya lalo ko na-appreciate yung mama ko. Di ba? So, anong kinagandahan nun? Pwede ba magkwento ng konti? Yes! Ngayon, mga kaibigan, since wala na akong papa, he passed away 5 years ago. So, si mama ko, kinawa ko na, I got her a condo. Condominium, katabi ng kondo ko. So, magkabibahay kami ng mama ko. Ano yung nakakatawa? Yung pagbukas mo ng pintuan, kato ka lang, bahay niya na, naging ganun. Ganun kami kalapit. So, araw-araw, nakikita ko mama ko. So, tuwing hapon, maganda, tuwing tanghali ka, tanghali ka, sabi kami kumakain, nagkukwento kami ng mama ko. Hanggang hapon, magkasama kami. So, uwi na ako ng bako, pasok ko na work. Then, sa kinabukasan, makikita ulit kami, araw-araw. Tuwing Saturday, mga kaibigan, is my mommy day. I spent time with my mom, ilalabas ko siya, namamasyal kami, kasama yung baby ko. Tapos pag Sabado ng gabi, kasama na yung wife ko. Kasi galing siya ng factory niya. Then pag Sunday, time to naman with my wife and my son. So beautiful yun, yun ang routine ko. Pero hindi ko magagawa yun kung hindi ako nagtaling dati. Yes. Nag-gets niyo? Yes. So tanong ko ngayon, kailan ko pa sisimulan? Now na. Nag-gets yung sinasabi ko? Yes. Now whether it be kung para to sa parents mo, para sa anak mo, o para sa mahal mo sa buhay, para sa akin mga kaibigan, gawin mo to habang malakas ka pa. Kasi whether you believe this or not, the mind is willing, but the body is aching. Yes. And how did I know? Ganito yan. I love to travel. Me and my wife, we love to travel. And usually we travel 3 to 4 times a year kasama kami. At dati, nung bata kami, pag nita-travel kami, pagdating namin doon sa abroad, punta kami agad sa hotel, sa shopping-shopping, ganyan. Ngayon, iba na. Pagdating namin sa abroad, ang una na napuntahan, drugstore. Di ba? Para sa... Nagigets nyo, para sa mga back pain, di ba? Tsaka dati, wala, pag nata-travel, travel lang. Ngayon, pag nata-travel lang, oh, mag-bout na rin, biogesic, music, locomotive, di ba? Mga pain killer. Kasi ganun na eh, kasi nagkakaitad ka na eh. Diba? Sino ba dito ang 40 and above? Nasa kamay? Oh, alam niyo na ibig ko sabihin, di ba? Pero pag bata ka, hindi mo maramdaman yan. So ngayon sa mga bata, now is the best time habang malakas ka pa. Sa mga may edad na tulad ko, huwag ka na mag-arte, simulan mo na. Tama o mali? Guys, that's what I mean when you talk about commitment. Simulan mo habang kaya pa. At gawin mo at ibigay mo to sa mga mahal mo sa buhay habang nandito pa sila. Yes. Kasi iba yung pakiramdam. Ipulitin ko ha, iba yung ganung klaseng reward. And you know what's the best part when you talk about commitment? Pag kumikita ka na at marami ka ng tao na tutulungan. Yung pakiramdam na sasabihin sa'yo ng daulay mo, Applying. Salamat ha, dahil sa'yo, nagka-kotse ako. Yung ganun. Eh, ulitin ko ha, maraming opportunity sa labas na pwede ka namang kumita eh. Hindi lang Roya, ulitin ko ha, maraming opportunity sa labas na pwede kang kumita. Pero iilang opportunity lang ang pwede makapagbigay na kumikita ka na at nakakatulong ka pa magbago ang buhay ng mga tao. Yes. So when you commit mga kaibigan, ulitin ko, the show must... Go! Tuloy dapat, dire-diretso. At kung anong sinabi mo sa downline mo, dapat ituloy mo. Ulitin ko, speaking of commitment, please have a word of honor. Palabra de honor. Kung anong sinabi mo, tuloy yun. Hindi pwede may sinabi ka, tapos kinabukasan, nag-iiba ka. Para sa akin mga kaibigan, as a leader, kahit networker ka o hindi, basta bilang isang tao, dapat kung anong sinabi mo, dapat kahit manghawakan ng tao ko. Hindi pwede yung darating ba si Apple? Oo, sinabi na kayo, darating siya eh. Lagod, baka hindi dumating yun. Alam niyo ganun? Alam mo ba, nagkaroon ako ng ganun case? Meron isang history, hindi royal to ah, dati pa to. Meron isang case na tipo na pag itong upline, nagsasabi po na pupunta siya, kinakabahan ng downline. Kasi meron siyang notion na hindi siya sumisipot.
At madalas mangyari yun. At marami siyang pagkakataon na hindi tinutuloy yung mga pinag-uusapan. Totoo to. And you know what's the best part? Pag nag-yes siya sa downline, kinakabahan ng downline. Kasi hindi na alam kung tuloy ba talaga o hindi. At kung sabi mo, huwag na lang para sigurado wala. You understand what I'm trying to say? Yes. So guys, dapat ikaw, magkaroon pa rin isang klaseng word na palagad doon ako. Nung sinabi mo, yun na yun. May mensahe, eh, apply kasi nakakaya tumanggi. Kung nahiya ka tumanggi, mas mahiya ka mag-Indian. Uy. Yes. Are we clear? Yes. So let your yes be yes and no be no. Pag yes? Yes. Pag no? No. Are we clear? Yes. Okay, good. Let us see, mga kaibigan, please have a high belief system. Pag sinabing belief system, mga kaibigan, yung paniniwala. Ang number one na kailangan mong paniwalaan, literally, you have to believe in a company. Mga kaibigan, kung ikaw wala kang tiwala sa Royal, huwag ka na mag-Royal. Tama mali? Para ganito, di ba? Kunwari, ma'am, kunwari lang po, mag-boyfriend-girlfriend tayo, di ba? Boyfriend mo ka siya. Okay, huwag magalit sa akin, di ba? Kunwari, boyfriend-girlfriend tayo. Pag wala kang tiwala sa'yo o wala kang tiwala sa akin, maano pa nagsasama kami? Diba? Useless na naman din. Nagsasaya na lang tayo ng oras. Diba? Ang sa akin, ganito. If you're with Royal, and if you believe in Royal, believe 100%. Do not do Royal na ikaw mismo may duda. Kasi once may duda ka, problema na yan. Tanda mo dapat, ang iyong tiwala dapat parang logo, balloon, na walang butas. Kasi ang balloon, pag walang butas, umaangat, luminipad. Pero ang balloon, pag yan nabutasan, kadyaas pili lang, sisigaw yan. At pag sumingaw ang hangin yan, babagsak yan. Para ikaw, pag nagduda ka na sa kumpanya mo, o nagduda ka na sa produkto mo, nagduda ka na sa apply mo, mahirap na yan. Ang tawag dyan, nabutasan ka na. Pag ikaw nabutasan ng mga kaibigan, hirap ka na umangat. Kasi wala ka ng tiwala eh. So tiwala is very, very important. Yes. Ang sa akin mga, eh sir, paano ba kami magkakatiwala? The best way para magkatiwala ka, dalasan mo pumunta sa Royal. Taas ang kamay. Taas ang kamay, taas ang kamay. Nakataas ba yung kamay mo? Taas ang kamay. O, ilagay sa batok. Okay. Asan ang batok? Sa bato. Bakit nilagay sa noo? Bakit mo nilagay sa noo? Kasi nakita mo sa noo, nilagay mo sa noo, di ba? Because a lot of people will say a lot of negative things. Well, parang ganito na lang. Parang ako, I travel a lot. I travel a lot. And sobra akong magbiyahe. At pag nagbiyahe ako, linggo ang binibilang, weeks, bago ako umuwi sa asawa ko. At iba't ibang bansa yan. Eh, lalo pa when I go to Europe, ang gaganda kayo ng mga Europeana. Yes. Diba? Ang gaganda, matangkat, maputi, small and big, all in the right places. Diba? Wala kayong mata, malitang hindi. Bakit? So anyway, so sa akin mga kaibigan, hindi maiwasan yung mga ibang tao, isipin na, ay naku si Mark, pwede mag-chicks yan. Tama, mali? Tama, pwede naman talaga eh. Pwede naman talaga kung gugustuhin ko. Pero yung wife ko, alam mo, pag sinasabi sa kanya ng mga friends niya, yung gano'n, ingat ka sa husband mo, gano'n. Alam mo, you know what my wife said? Hindi gagawin ni Mike yun. Kasi mahal niya ako. Kumunin siya. Tapos, ang nasawa ng mga tao, eh, bakit? Kasi nakikita ng wife ko, kasi every time, pag lumalabas ako, parati ako may FaceTime or video call kami. O, nabasaw, ito yung hotel ko, itong roommate ko, si James Galang, kaya wala mangyayari. Ito yung kama ko, ako lang mag-isa, pero wala akong kasama. Yung ganun, I make myself accountable. Parang hindi siya magduda. Hello? At dahil ganun mga kaibigan, nakikita niya kasi ang totoo. Kumbaga, compare sa mga narinig niya hindi maganda, at sa nakikita niya, ang paniniwalaan ng tao, yung nakikita niya narinig. Same thing with Royal. Ano tignan mo sa Royal? Tignan mo yung mga nangyayari sa Royal. Tignan mo yung kung anong nakikita mo talaga sa Royal. Kasi parang ganito lang yan eh. Ganito, para ingat ka.
Ngayon, sinabi kong ingat siya. Kung ikaw, masamang isip mo, sa isipin mo, ingat siya. Ibig sabihin, yayabihin ko siya. Kasi marumi ka mag-isip. Pero pag sinabi mo ingat ka, kung maayos ka mag-isip, isipin mo, ay, si Mike nag-care sa kanya. Depende kung sino nag-iisip. Naintindihan nyo? Pero mga kaibigan, kung ikaw kasi wala kang tiwala sa akin, isipin mo ay lahat ng galaw mo puro pangit. Kasi wala kang tiwala na sa akin. My point is this, nakikita mo si Royal, etong building. Nakikita mo si Royal kahit anong mangyari mga kaibigan, humahataw ho tayo. Tama mali? Tama. Ladies and gentlemen, believe in what you see. Mga kaibigan, si Chairman, whatever happens si Chairman, ipaglalaban niya si Royal. Tandaan. I know that for a fact. Isa ako sa mga vice president ni Chairman. So as his vice president, mga kaibigan, araw-araw ko siyang kausap. Araw-araw kami nagte-telepono, nagte-text. Nag-uusap kami, kaya alam ko kung ano ang sitwasyon ng kumpanya. Alam ko kung anong plano ng kumpanya. At ako nung siya nagsasabi sa inyo, si Royal, stable. Very, very stable. At meron kong plano na gawing career ang network marketing, Royal is the best place for you. Huwag mong panghawakan yung sinasabi ko lang. Panghawakan mo yung mismo nakikita mo. Panghawakan mo yung mga nahahawakan mo dito sa Royal. Nag-gets nyo? Yes! Kapatid, lupa natin magkano to? 1,700 square meter times 300,000, magkano yun? 510 million pesos, lupa pa lang. Ito ah, lupa pa lang 500 million. Oh, panghawakan mo yun. Yung iba, marami ko pa yan nangarap magtayo, hanggang pangarap na lang. Eto si Royal, meron na. Kaya panghawakan mo to. Are we clear? Yes! Pangalawa, guys, maniwala kayo sa... Kaya pag tinanong kayo pala, by the way, anong kumpanya ka? Sabi mo, Royal, huwag ka maya. Anong kumpanya ka? Noon. Yan, huwag niya maya nyo. Be proud, it's Royal. Be proud, Royal. Ulitin mo, anong company ka? Royal! Royal. I've been around, nag-network ako sa labas, at ang nakakatuwa is, pagpunta ko sa abroad, nakapunta ako ng Bahrain, maraming tindahan dun, Arabo ang may-ari, may Royal products. Nasa Israel ako noong November. Guess what? Ang daming produkto dun, puro Royal. May-ari mga Pakistano, Palestinian, may mga Muslim, binibend nila Royal products. May mga tindado, mga Pilipino, puro mga Royal products din. May mga grocery doon, Royal products din. At ito yung mga lugar, mga bansa na wala pang Royal, pero nagbibenta na sila ng Royal. So doon pala magtutuwa ka eh. Year 2015, me and my wife, we went to Europe, kung nagpumunta kami sa Italy. We were in Florence, Italy. Marami ako nakita mga Pilipino doon nag-Royal. May mga tindahan doon, binibenta Royal products. Last year, February 2017, si Chairman ako, tsaka si Danny Cancio, we went to Barcelona, Spain. May mga grocery doon, mga Pilipino, may Royal products. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung pangalan natin, hindi basta-basta. Ang tawag doon, brand equity. Ano yung brand equity? Ibig sabihin, pangalan pa lang, puhunan na. Nag-guess nyo? Hindi mo ba na pag ikaw, tinanong ka, saan nag-work? Proud ka, saan nag-beer? Saan nag-work? Microsoft? Saan nag-work? Google? Kasi bakit? Pangalan pa lang, may branding na eh. Ganun si Royal. Pangalan pa lang, may branding na. Saan nag-work? Saan ano? Diba? Dapat proud ka. Hello? Yes. Parang ganito, yung alam mo yung mga nagbebenta ng balot? Di ba pang mga nagbebenta ng balot? Di ba para sila magbenta? Balot! Pinoy balot! Ba gano'n sila? Bakit sila proud? Bakit malakas ang boses sila? Kasi alam nila yung balot nila sariwa. Painit pa. Eh imagine mo pag ang balot ng buhok na. Ganda ang pwede lang. Balot? Pinoy! Balot? Kasi kinakahiya niya yung balot niya eh, di ba? Hello? Yes. So will you be proud of Royal? Yes! Yes, you should be proud of our company.
Letter B, please believe in our products. Maganda ba yung mga products? Yes! Maganda ba yung products? Yes! No, talo, kung ikaw, gumagamit ka ba ng products? Yes! Ano yung mga products na bilhin na bilhin ka? One of the things that you should be very, very proud of is our Royal C. Because our Royal C is sodium ascorbate. Hindi siya sodium ascorbate. Ascorbate means, kahit ikaw gutom, pag ininom mo yung vitamin C, hindi ka mangangasin. Tama, mali? Yes. Tama. And guess what, mga kaibigan? Imagine mo gano'n siya kaganda. Eto, tubig. Tubig to. Tubig. Ibigay ka tubig. So, isipin mo lang mga kaibigan, eto tubig, eto katawan tao, katawan ng tao. Ganito kalinis ang katawan ng tao. Sino sa atin ganito kalinis ang katawan? Ako. Ito? Alam ko, ha? Meron, mga baby, bagong panganak. Yes. Pero habang tumatagal, dumudumi, hindi? Dumudumi. Dumudumi. Eto, betadine. Itong betadine, this is just a visual representation lang to, ha? Yes. Visual representation. Now, betadine, this would represent yung mga dumi sa ating mga sa mga paligid. Example, ito yung katawan mo. Sir, pwede kita kailangan, sir. Tayo ka lang, sir. Pwede mo siyang hawakan ganito sa ilalim. Yan. Yan, sa ilalim. Yan, harap ka dito sa kanan. Yan. Ganyan ka lang, ha? Mga tatlong oras, ganyan ka, ha? Okay, sir. Paano mo, sir? Mark. Mark, ilan taong ka na? 21. Bata? Sariwan? Okay, eto si Mark. So isipin mo, gaya ng ganyan kalinis ang katawan mo. Di ba nag-iossi ka? Hindi nga. Totoo. Hindi nga. Ngayon, for example, nag-iossi ka. Or, nakakamoy ka ba ng iossi? Yes. O kung nakakamoy ka, third hand smoking yun. Or second na, whatever you wanna call it, di ba? Yan, nadudumihan na yung baga mo. Tapos nakakamoy ka ng pollution, ang budyo. Ganyan na yan sa katawan natin. Tapos kumakain ka ng mga pagkain na maraming preservatives. Hindi ko na sinabi kung ano yun. Di ba? Basta mga preservatives yan, ganyan. Tapos yung mga pagkain na hindi fresh. Tapos mga chemical drinks. Ayan. And guess what? Wala pang 5 minuto kung pinapatakan to. Eh imagine mo ilang taon mo nang ginagawa yun. Sabi nung iba, hindi. Isipin mo yung ganito na kadumi ang aking baga, atay, di ba? Kung ano yung mga kidney, ganyan na kadumi. Hindi sir, ang gagawin ko na lang, magwa-water therapy ako. O sige, magwa-water therapy ka. Ganun lang din. See? Ganyan ang nangyayari sa system natin. Kaya pansin mo, habang tumatagal, habang nagkakaedad, kumakapal yung dumi sa katawan. Kasi naiipon eh. Kaya kailangan talaga ini-eliminate yan. Sir, paano may di-eliminate yan? One of the cause, mga kaibigan, ang tinatawag na meron tayong tinatawag na antioxidant. Kung sinabi yung antioxidant, ang ibig sabihin ng antioxidant, alam niyo ba yung mansanas? Yes. Ang mansanas, mga kaibigan, pag yan hiniwa mo, after ilang minuto, ano mangyayari doon sa mansanas? Mangingitim, di ba? Bakit? Kasi na-oxidize na. Mga kaibigan, ang ating mga organs, habang tumatagal yung katawan natin, na-oxidize din yan because of the pollutants. So, pero sabi ng antioxidant, antioxidant, para huwag siya mabulok, huwag mangitim, para ma-preserve natin yung kanyang freshness. In layman's term po. Are we clear? Yes. Now, isa po sa pinakamabisang paraan ng antioxidant is the number one antioxidant in the market right now is glutathione. Okay? But for this moment, gagamitin lang muna natin yung vitamin C lang muna. Our Royal C. Ngayon, sabihin na lang natin na Royal C ka. Tapos lupusin na natin, ha? Ganyan. Okay, ganyan. So isipin mo ng Royal C ka. Para sa antioxidant. Ayan. Nilagay ko, di ba? Tapos, dinom mo lang siya. Wow! Tanong, umuti hindi? Umuti! Ngayon, sir, pag ganyan ba, ibig sabihin, am I protected? Tingnan natin sa labas.
nakainom ka, nakainom, nakaamoy ka ng mga usok, preservatives, kumain ka, shake-shake mo ng konti, Mark. Yan. Yung baso, wag ikaw, ha? Are you still protected? Yes! Di ba? Walang parang naman. Ang maganda. Di ba, Royal C? Guess what? Ang dami pang naman, oh. Ngayon, maganda ba yung products? Yes! Ang ating Royal C, thank you, Mark. Ngayon, hintindihan nyo na kung bakit importante ang antioxidant? Yes! Tapos sabi na ibang tao, di ba sir, gano'ng makadalas kami inom ng Royal C? Well, mga kaibigan, ang pag-inom po ng Royal C o ng vitamin C nakalagay kasi is ilang milligrams per day? 500 per day. Per day. 1,000 milligram per day, di ba? That is the recommended dosage. But listen first, listen. Recommended po yun. Pero hindi ibig sabihin dapat ang ihinto doon or before, below that. Depende kung paano mo siya ginagamit yung katawan mo. Parang ganito, ang kotse, di ba? Ang kotse, ang isang full tank, 60 liters. Tama, mali? Ngayon, kung ikaw, wala kang pupuntahan masyado, yung 60 liters mo, sobra-sobra. Pero kung babiyahin ka ng probinsya, ang 60 liters, kulang o hindi? Kulang. Ibig sabihin, parang galing ka sa vitamin C. Kung marami kang gagawin ngayon, kung marami kang stress, marami kang iniisip, marami kang aktibidades, kulang sa'yo ang isang capsule. So, sa ibig sabihin, isang laklakan? Hindi. Huwag naman isang laklakan. Isa muna ngayon. After 2 hours, kira ka ulit. Kasi ginagamit ko siya eh. Kung steady ka lang, okay lang yan. Pero kung marami kang ginagawa, busy ka, tumatakbo ka, nagmamaraton ka, di ba? Nag-RBP ka, di ba? Habang nag-RBP ka, nagpa-product demo ka pa, di ba? Tapos may naka-online chat ka pa, di ba? O, kailangan mo ng maraming vitamin C. Naintindihan niyo, hindi? Kapag you're part of sa akin, di ba? And by the way, here's the best part. Here's the best part, mga kaibigan. Yung ating mga products, I'm very proud of this kasi yung ating products, tayo po ang may-ari ng kanyang formulation. We own the patent. Sir, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung formula niya, tayo po ang may-ari. Sir, big deal ba yan? It's a big deal kasi kaya nga pag nag-open tayo sa abroad ng Royal, na-aprubahan tayo. Kasi bakit? Naibibigay ho natin sa gobyerno yung ating formulation. Kasi may mga ibang company kasi, they do not own the formulation. Kaya hirap sila magpa-approve. Pero sir, mga kaibigan, all of our products, tayo po may-ari ng formulation. So, clear, very clear. Ngayon, ay, ano po, parang ganun to, di ba? Dapat tumating ka sa pagkakataon na hindi kompleto araw mo pag wala kang tinig na products. Ako, sir, gano'n ka pa, ano ba ininom mo? Ang ininom ko, Gluta 700, Vitamin C, Pinkish Glow, Collagen, Spirulina, Grape Seed. Sa umaga. Umaga yun. Sa gabi, Vitamin C ulit, Royal C, then hindi na ako nag-gluta sa gabi. Pinkish Toner na lang ako sa gabi. Tapos, Performax. Tapos, Collagen ulit. Tapos, Spirulina. Tapos, Prime. Yun po ininom ko sa gabi. Iba yung sa umaga ko, iba sa gabi ko. Sir, ang dami naman. Oo, madami talaga yun. Mayaman ako eh. Di ba? So, you know what? Because you have to be the products of your product. Yes. Tama, mali? Tama. Eh sir, kami ba dapat ganun ang inumin namin? Hindi naman. Depende sa sitwasyon mo. Depende sa pangangailangan mo. Eh sir, paano namin malalaman kung anong tamang inumin? I suggest, puntahan nyo si Dr. Haya. She can give you the right prescription for you. Customize ko nung dapat para sa'yo. Kasi may iba sa atin, konti lang, iba naman, mas marami. Kasi depende sa katawan mo, depende sa edad mo. Parang malamang sa'yo, di ba? Malamang mga 5 bote, di ba? Kasi bata ko pa lang eh. E pag ako, may edad na, so sa akin mga, di ba? Siguro nakaka-150 PB ako ng products, di ba? Kasi inuman ko na inom eh. Hello? Yes. Eh, hindi natin nyo? Yes. Ulitin ko, nagtitake pa ka ng products? Yes! O, tignan mo ha. Kung nagtitake kayo ng products, I suggest kausap kayo si Doc Haya para mabigyan kayo ng tamang dosage. Para ma-maximize ninyo. Kasi malay mo, yung iniinom mong product ay hindi tama sa oras. Parang ganito yung Performax. Ang para sa akin pala,
with my present situation, ang performance sa akin, mas maganda sa gabi. Yung performance sa akin, ha? Tapos, yung gluta, mas okay sa akin sa umaga, pinkish toner ako sa gabi. Yung ganon. Hindi yung inom ka lang ng inom. Hindi mo na ma-maximize. Okay, ha? Clear ba tayo? Yes! Okay. Okay, sir. May bayad mo ba ang consultation? May bayad? Wala? Wala! Wala. So, punta mo lang si Dokaya sa klinik. Diba? Sir, wala man. Eh, alam mo rin siya may schedule, diba? Doon lang siya puntahan mo. Eh, pag wala, puntahan, diba? Are we clear? Yes! Okay, good. Now, at the same time, believe in the products. Letter C, please believe in your apply. Do you believe in your apply? Yes! Okay, good. Now, here's the thing. Kung nagsisimula ka pa lang, please follow your upline. Follow your upline. It's important that you learn from your upline because they will teach you, they will show you the proper way how to do royal. Are we clear? Yes. Ngayon, ganito yan. Upline. It is very important that you teach your people how to do the business. And when you teach them, you don't just teach them. You have to show them how. Huwag mo lang ituro, kasi pag tinuturo mo lang, theoretical yun. So, dapat ipakita mo din. Paano ipapakita, sir? Samahan mo sila. Kunwari, how to do one-on-one. Tuturo mo, di ba? Paano mag-one-on-one? Tapos samahan mo. Ikaw mag-one-on-one sa harapan nila. Ang style ko, usually, is pag-direct ko, o sige, kung may kausap ka, ako muna kakausap. Sa unang lima, ako lahat. Ako magkapaliwanag, ako magkapaliwanag, para makita mo paano ginagawa. Nag-gets nyo? Tapos, eh, sir, paano yung susunod? Yung susunod, ikaw naman, sasamahan kita. Para malaman ko kung tama sila sabi mo o mali. Hello? Yes! Ganun, para sila matuto. And somehow, kahit kailangan, eh, sir, kasi, pag minsan, hindi ko pala sasalita sa blind, kaya ako na lang gumagawa. Pwede yun, pero hindi ka makakarami. Kailangan matuto sila. Clear? Yes! Okay, good. Now, letter D. You also have to believe in your downline. Guys, minsan sinasabi ko sa mga tao, alam mo, yung upline ko, walang kwinta. Hindi marunong ang bumubo. Alam mo, ulitin ko lang ha, kung magaling ang upline mo, bonus yan. Ngayon, kung upline mo, hindi masyadong magaling, hindi marunong, magpasalamat ka, at least dinala ka niya sa Royal. Tama? Ngayon, kung ang apply mo, sabi natin, bubububu, huwag kang magreklamo. Tandaan mo, sumama ka sa kanya at bumili ka ng package sa kanya. Tama, mali? So, kung bubu-apply mo, mas bubu ka. Sumama ka. Are we clear? Yes. So, I want you guys to respect and love your upline. Nandito ba apply nyo? Yes. Kaya kung masabi sa kanya, I love you upline. Parang plastic ang bagay. Joke lang, diba? Joke lang. Tapos, mga kaibigan, bilang mga upline, please also believe in the talents and skills of your downline. Ulitin ko ah, listen. Dapat ikaw bilang upline, walang favoritism. Ay, ito favorite ko to kasi magaling ito mag-pay. Maras ka mag-recruit. Ang power na favorite. O ano? O isa ka na naman! Nagpunta ka pa! Pamigat! Diba? Wag. Ulitin ko ah, minsan may mga tao talaga na, alam mo yun, they just need further encouragement. Okay? At dapat dito, walang... Ito, favorite ko ito kasi ito yung pamahalas ko eh. Diba? Yung strong leg, weak leg, diba? Ito, strong leg. Wala nang ito, strong leg to. Pahala ka sa buhay mo! Eh, ito, uy! Ito, baka naman nainita ka na, ha? Walang ganun. Pareho mo anak yan. Whether it be strong, whether it be weak, magaling o hindi, please give equal treatment. Kasi pareho mo anak yan. Tsaka tanda mo, nilipot mo yan. Gets mo? Yes! So, pangalawa, bumili ng package yan. Kasi naniwala sa kumpanya at naniwala sa'yo. At tandaan mo, bago yung bumili, anong sabi mo? Gawin mo ito ko yan, tutulungan kita.
Di ba sinabi mo yun? Yes! Meron kang support group? O, oh, di ba? Tapos, are we clear? Yes! So, love your people. Love your people. And remember this, kapag totoo yung pagmamahal mo sa downline mo, magpublosom yan. At magiging masayang samahan ninyo. Yes. Diba? So, huwag niyo isipin yung pera-pera. Yung pera, resulta na lang yan. Manifestation na lang yan ang pagmamahal mo sa tao mo. Sa grupo mo. Are we clear? Yes. Good. Now, at the same time, ladies and gentlemen, please believe in your brother lines. Brother or sister lines. Or cross lines. Okay? Magtiwala kayo sa kanila. Ibang grupo. Pag may lumapit sa inyo, please, don't ever ask. Pag may lumapit sa inyo, kayo yung group ka. Does it matter? Di ba? Sino ang play mo? Does it matter? Royal naman yan eh. Balikta rin natin kung sabi mo ako, si Chairman. Chairman, excuse me, take away. Sino ang play mo? O, bati mo si Chairman nagaganon. Di ba? Does it matter? Iba-ibang pangalan natin, pero lahat apelido royal. Yes! Di ba? So huwag ka na magtanong. Royal ka naman eh. Royal din naman yan eh. Hello? Yes! Tsaka, huwag kang mag-ano yun, di ba? Ulitin ko ah, isang pamilya tayo, pwede ba ang scenario natin dito tulungan? Yes! Hello, pwede ba yon? Yes! Pwede ba yon? Yes! And last, mga kaibigan, letter F, believe in yourself. Okay? Magtiwala ka na kaya mong gawin si Royal. Naniniwala ba kayo? Yes! Naniniwala ba kayo na balang araw, yung kung anong kinikita nila, pwede mo rin magkita eh? Yes! Naniniwala ka ba balang araw, magkakabotsi ka? Yes! Wala ka balang araw, marami kang tao matutulungan? Yes! Kailan yun? No, wala ka mga tao tayo. No? You have to believe. Because whether you like it or not, mga kaibigan, mahirap magsimula kung di mo pinaniwalaan yun eh. Tama, mali? So, paniwalaan mo, mga kaibigan, na balang araw lalaki ka. Paniwalaan mo, mga kaibigan, may sinasabi na kami madalas eh, you must begin by knowing that you have already arrived. Diba? Gawin mo to na naniniwala ka as if nakarating ka na doon. Parang ganito, kung magsalita ka, parang ang laki-laki na ng grupo mo. Na pag ikaw naglalakad ka, parang successful ka na kahit wala pa. Diba? There was even a story, I don't know if you heard of this, but do you know Queen Elizabeth the First? Yes. Hello? Yes. Oh, so Queen Elizabeth, nung unang, yung golden age pa ng England dati, di ba? So paano yun? Nung hindi pa siya reyna, pag naglalakad siya, very elegant. Very elegant. Tapos, hindi siya kilala ng mga tao. Pero yung siyempre, yung kanyang mga servants, kilala siya. Tapos one time, may mga ordinary tao tinatanong, sino yung babaeng yun kung maglakaw parang royalty? Well, that's Elizabeth. She is the future queen of England. So kumbaga, kung maglakad siya, alam niya na. Kasi alam niya yung future niya. Alam niya kung sino siya. Guys, dapat ikaw, ganun ka din. Na ikaw, kung ginagawa mo to, alam mo na ito na, parating ka na dun eh. Confident ka na eh. Yung ready ko, iba yung confident, iba yung arrogante. Nag-gets nyo? Yes. So dapat feel mo na dapat yun. Yung alam mo, pag nag-royal ka, ito na yun. Dito ka na yayaman, dito ka na asset. Yes. Alam mo na yun. Diba? Hindi yung parang kung magpupunta ka ng royal. Oh, royal, oh. Alam mo, hindi ka confident. And you know why you're not confident? Because you don't believe in the system. There's already doubt in you. So dapat mawala yun. Kailangan kung confident ka sa ginagawa mo, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka. Parang ganito, sino dito naniniwala ang ganda niya? Tingnan, sino dito naniniwala ang ganda mo? Sige mo, hindi na totoo. Kung naniniwala ka maganda, katawayo ka. Tingnan nga natin. Maganda kasi. Okay ba yan? Tayo na kayo. Okay. Tayo na kayo, ha? Ito, i-focus mo to. Tayo na kayo, ha? Now, tingnan mo. The people who stood up, they believe na maganda sila. Now, I also believe not all of you will agree.
Because bigyan niya kanya time taste. Yes. Maaari sa paningin ko maganda siya, at sa paningin mo, mas maganda ito. Tama mali? Yes. Pero wala silang pakialam. Because they believe maganda sila. Tama. And guess what? Dahil naniniwala kang maganda ka, naniniwala kang maganda ka, pansinin mo, di ba? Tama ba ako kung maglakad ka, confident ka? Yes! Kasi ano, maganda ka eh. Yes! Di ba kahit na ikaw eh, pag pinakilala ka, eto po si Milagrosa. Ayan, ganyan ka kalapa, di ba? Doesn't matter. Kasi alam mo, maganda ka. Yes. Yung project mo, nakataas ang noong, nakataas ang iyong barang. Nakachinap ka, kasi maganda ka eh. Remember, it gives you confidence. And guess what? Confidence is free. Yes. And it can give you a lot of money. Yes. Bilang palakpakan mo yung mga nakatayo. Confirm. So, joke yun, joke yun. So, naiintindihan mo yung sinasabi ko? Yung belief system ka na ang malaki, kailangan solid ka talaga. Kasi pag wala, ang hirap maniwala. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, sino ba maniniwala sa iyo? Ryan, aaseso ka, tignan mo ako, balang araw din, sana. Amen. Iba ang delivery mo, kasi bakit? Wala kang confidence eh. So the most important thing right now is your belief system. Hindi ba rin magduda lahat? Huwag ka lang magduda sa sarili mo. Are we clear? Yes. And of course, ladies and gentlemen, number, letter D, ladies and guys, listen, letter D is Net. Net, teka muna ako to eh. Yan. Okay, D, after ng belief, is always be positive. Yes. Be positive. Yung, now, okay. When you talk about positive, yung be optimistic. Pero I want you to be optimistic, but not beyond realistic. Saan ang difference nun? Kasi minsan, may mga tao kasi sobrang positive, hindi na sila makatotohanan. Nagagets nyo? Hindi pong, yayaman ako, kailan? Bukas, mayaman na ako. Parang hindi naman totoo yun. Sobra kang positive, pero hindi makatotohanan. Diba? I wanna make 1 million a month. Next month, 1 million na ako. Hindi naman imposible naman yun, diba? Hindi ka pa nga bibili ng package eh. Wala ka pa recruiting, diba? Ka. That's the difference between being positive and beyond realistic na. Are we clear? Ang sa akin lang, be optimistic lang. Paano optimistic? Optimism. Yung pag naniniwala ka, kasi pag positive ka kasi mga kaibigan, the way you talk, the way you present is different. Kesa sa kakabaka-baka. Yung tingin na rito, pag alam mong, parang kunwari diba sa basketball, pag alam mo kaya-kaya yung kalaban mo, confident ka maglaro. Kasi alam mo kaya mo to eh. Di ba? Pero pag alam mo talunan ka na, iba na yung galaw mo. Parang pigil na kasi pinipigilan na lang utak mo eh. Same thing when you do a one-on-one presentation. When you do a one-on-one presentation, kapag naniniwala kang kaya mo ito makonvince, ang confident mo magsalita, suwabe. Pero pag kabago ka, parang feeling mo hindi mo kaya mo convince, parang hirap. Natataranta ka na, utal ka. Hello. Yes. So what do you do? Guys, it's very important na pag ikaw may kausap ka, isipin mo na kagad yung mga gusto mong sabihin. At madalas sinasabi, di ba, confidence is free, but it can give you a lot of money. E paano pag kinakabahan ka? Ganito lang, yung kausap mo, hindi naman niya alam na kinakabahan ka eh. Pero kailangan lang niya makita, mukha kang confident. Kahit kabado ka. So you just have to smile and i-practice mo yung boses mo dapat. Kasi ang taong confident, pag magsalita, buo ang boses. Pag kinakabahan ka, hello? Di ba? So parang ganito, good example. First time ko mag-apply ng US visa, ang haba ng pila. Nung ano pa to ha, matagal na to eh. Basta matagal na to. Nung nag-apply ako ng US visa, ang haba ng pila. Kasi may counter yan eh. Di ba? Dati kasi, nakapila kayo. Pila kayo sa counter. Ito na yung final, not window. Eh, 10 po kami nakapila. Lahat ang kasunod ko, deny. Ako na yung last. Naku, nakakabahan na ako. Di ba? Pero sinabi nung aking
friend, parang apply daw ako dapat, confident ako dapat. Huwag ako magpapakita ng kinakabahan. Kasi pag kinakabahan ka, isipin nung ano, yung console, eh mag-TNT ka. So dapat confident ka. So guess what? Inisip ko ngayon, paano ba magbumukhang confident? Naka-smile. Tapos, dapat, ang boses ko buo. So ngayon, during the acting, magkakausap ko na yung console, takatayo ako diretsyo. Ganyan ako. Eh, buti na lang yung counter niya mataas. Ganyan. So nakikin ako, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, I'm going to stay, ganyan. Pwede niya alam pa ako nangingiling, di ba? Pero okay lang, bakit? Hindi mo niya nakikita eh. Basta nakikita niya, nakikiti ako. Nangingiling ako, di ba? Gumagalan ako, di ba? Hindi niya alam yun. Guess what, nakapasa ako, nakalusog. Why? Because confident ako, na-project ko yung confidence ko. And because of this, sometimes, kung kinakabahan ka, you just have to be positive enough to know na kaya mo malagpasan yan. I believe in God, and I'm sure you believe in God din. Tama ba? Yes. And here's what I believe. God will not give us a challenge kung di natin kaya lagpasan. Yes. And for the mirror, may ganyan kang challenge because alam niya, kaya mo siyang lagpasan. Because pag nilagpasan mo yan, it makes you a better person. Yes, yes or no? Yes. Alam mo ba, yung US Embassy na yun, yung unang-unang US Embassy ko, sobrang stress ako. Yung tipo nasusuka na ako. Kasi puro delay yun eh, di ba? So, anong sasabihin mo, di ba? Nakinabahan talaga ako. Nung napasa ako, di takpagin ako, di ba? Siyempre, alam mo palikit, alam mo sabihin ako, yes! Di ba? Siyempre, okay, you pass. Thank you, ma'am. Pesa loob, yeah! Di ba? Alam mo sa mong sabihin ako, kaya alam mo pahala ka. Dahil ako sa exit, yes. Okay. Punta ako sa CR. Pagdating sa, yeah! Dahil nakalusog. Guys, when you do royal, mangyayari sa'yo yun. Yung nasusuka, sa tension, yung nervyos. Kasi puro first time mo mararanasan eh. First time mo sasalita sa harapan. First time mo magbubulo one-on-one. And a lot of times, karamihan ng mga tao, ang number one fear nila, yung magsalita sa harapan. Tama mali? Yes. Okay. So, kaya may marami ako nakita ng distributor, kumikita na, dahil hindi pa sila sanay magsalita, natetensyon. Teka muna, ginugulat mo naman ako eh. Teka, alam mo yun, ang gagawin lang naman niya, ipapakilala yung speaker. Uy, natetensyon, hindi ako sanay. Teka muna, parang nahihilo ako. Hello? Oh, katawa-tawa kayo, dadaanan nyo rin yun. So, my point is this. Remember this, whatever that is happening to you right now, it is a preparation for something really good to happen. Yes. I remember nung nag-messenger ako nun. Dami pinapagawa sa akin eh. Dami pinapagawa sa akin. Nibigay lang sa akin address. O, to, punta mo to. Hadid mo yung sulat. Punta mo to, kulim mo yung ganito. Address lang. Sabi ko, sir, saan to? Eh, sa Makati. Sir, sa Makati. Bakit ako mapupunta? Di ba ikaw? Ganun ako yan. Ganun. Sir, ako naman, pagdating ko sa Makati, hanapin ko yun. Tagal, mag-ikot-ikot ako doon. Na, nung panahon eh, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa, kung bakit ganun yung nangyayari sa buhay ko noon. Pero ngayon, going back, now, thinking of it, yung nakaraan, kaya pala nangyari, because it helped me, it builds my character to become resourceful. Na pag may dumating sa'yo yung challenges, basta kung haharapin mo yan, magagawa mo na solusyon yan. Na yun ang natutunan ko dun. Kaya looking back now, kung may dinadaanan ka ngayon, eto lang isipin mo, it is a preparation for something really good to happen to you. Yeah. Kaya kung ikaw man ngayon, kinakantsawan ka, kung ikaw naman tinatawanan ka, kung ikaw ngayon feeling mo walang naniniwala sa'yo, preparasyon yan. Yeah. Na parang araw kasi paglaki ng grupo mo, nalagpasan mo yan. At paglaki ng grupo mo, pag may downline ka, na may ganyang sitwasyon, kaya mo may ikwento. Alam mo, downline, dinaanan ko din yan eh. Actually, ito nga ginawa ko eh. May kwento ka. Kasi pag hindi mo dinaanan yun, alam mo, downline, hindi ko dinaanan yan. Eh, mahina ka kasi. Di ba? Nag-gets nyo sinasabi ko? Yes. Di ba? Normal lang din yan. So ulitin ko lang ha. Guess what? Pag may dinadaanan ka, matuwa ka.
Kasi bakit? Dahil marami ka pang may experience. Yes. Nag-gets yun? So be excited about it. Yes. So pag ikaw ngayon, tinatinakbuhan ka, nakaupo na, iniwan ka pa, yung tinatext mo, binaka-block ka na, yung kaibigan mo, nawala ka na ng kaibigan, normal yan. Ulitin ko, normal yan. Kasi pag nag-network ka, madalas, ang notion ng mga tao sa labas, yuck, kadiri. Guys, ulitin ko lang ha, pay them no mind. Pabayaan mo sila. Kasi pag pumasenso ka, ikaw naman lalapitan nila. Yes! Ikaw naman lalapitan nila. Yes! May hugot. Kwento ko sa inyo, true story to. Well, when I was starting sa network marketing, yung mga friends ko din niniwala eh. They don't believe it. And, wala lang. As in, wala lang. But when I started making money na, and medyo okay-okay na ako noon, nagkaroon kami ng get-together, some of my friends. And then there's one friend of mine na sinabi sa akin, alam mo, Mike, dapat hindi ka na nagganyan eh. Dapat nag-real estate ka na lang eh. Diba sayang? Kasi I was supposed to be engaged with real estate dati. And it was a choice between real estate or networking. I chose networking. When I chose networking, nung time na yung friend ko sabi niya sa akin, wala sayang niya, mali ginawa mo, dapat nag-networking ka. Then after 2-3 years, I was doing well na, networking, nagkita ko ulit kami, then sabi, sinabi niya ulit yun, Mike, alam mo, mali ka eh. Dapat nag-real estate ka na lang, mas marami kang matututunan. Ganun pa rin humirit. Tapos ang sinirit naman sa namin friend, alam mo pare, huwag mo nang ganyan si Mike. Kasi bakit? Successful na siya eh. How can you argue with success? How can you say mali ang choice siya? Eh, successful siya eh. Tama mali? And guess what guys, darating din yung pagkakataon na ganyan. Na kung ngayon hindi ka pinapansin sa bahay, kasi nung wala ka pang income, okay lang yan. Pag nagkapera ka na, at merong party, hindi magsisimula pag wala ka pa. Diba? Yung tara-tara, simula na, uy, mamaya na, wala pa si ganito. Mamaya na, yung ganun. Yung VIP ka na bigla. Ang sarap kaya na ganun pakiramdam. Na dati hindi ka pinapansin kung dumating ka o hindi, parang wala lang. Uy, pare, sorry, di ako nakarating. Ay, wala ka ba? Hindi ko na pansin. Ganun? Diba? Pero pag, diba, pag pero yung mga kumikita, na, uy, pumunta ka, ako ito, ikaw ang tatakbo, wala ka, di ba? Tama mali. Ang sarap mong ganun. Pero okay lang yan. Basta pag hindi ka pa pinapansin, hayaan mo lang sila. Darating ang panahon, ikaw naman ang hahabunin nila. Pag wala kang pera, nag-apply ka ng credit card, ayaw mong aprubahan. Di ba? Tawag ng tawag sa'yo. Bakit? Sinisingil ka na. Overdue ka na, magbayad ka ng kapal mo, ha? Diba? Pero pag may pera ka, natatawagan ka pa rin, hi sir, you have just been qualified for a free credit card. Diba? Ganyan. Diba? Iba na eh. Nag-iiba. And guys, ulitin ko lang ha, if you want to have that kind of future, it is possible. May kapalit lang. Tanda mo, lahat ng bagay may trade-off. Yes. May kapalit. You work hard. Trabaho mo, may effort yan. Time. So you give time. Pag binayaran mo ng oras, may makukuha kang bayad. Bayaran mo. Clear? Yes. Ulitin ko, walang easy money. Yes. Walang easy money. Kasi kung meron, sabi mo sa akin, punta tayo dun. Oh, ako apply na. But there's no such thing. There's no such thing. Ulitin ko, nakalagay naman sa Bible, it's biblical. The Lord God will bless the works of your hand. So God will bless us if we work. So you have to work. At kung ikaw sa tingin mo, darating ang panahon, madam, sir, na nanghihinaan ka ng loob. Kung dumating man na nanghihinaan ka ng loob, normal lang ho yun. Uwi ka muna, iyak mo yan. Iyak mo yan. Isigaw mo yan, iyak mo yan. Kasi dasal mo kay God. Then kinabukasan, back to work. Because you know what's the best part? Umiyak ka man, magnanawa ka man, guess what? The world still goes on. At feeling mo minaltrato ka, feeling mo nagrabyado ka, at the end of the month, kakatok si Meralco pa rin. Pinagtsawang ka, pinagtawanan ka, kakatok si Nawasa. Di ba? Feeling mo nagrabyado ka, dinaya ka, nasaktan ka, sige umiyak ka, magdrama ka pa,
At the end of the month, lahat ng utang kakatok pa rin yan. The world will still move on with or without you. So sa akin dito, kung nasaktan ka, umiyak ka. But make sure na pagkaiyak mo, back to work ka ulit. Last, about being positive. I wanna share this. This is something biblical. Very, di, ano to eh, totoo to sa akin. Di ba minsan pag ikaw na-depressed, gusto mo lang, di ba? O kaya pag may hinihiling ka, nasaktan ka, hindi ka makamove on, meron ka bang kilala mga ganon? Meron wala? Meron. Okay, good. I'll tell you a story. This is true. History to. In the Bible, di ba David had an affair with Bathsheba? Yes or no? Yes. Okay. He had an affair with Bathsheba and nagkaroon sila ng baby dun. And in the Bible, David is, ano, malapit siya kay God and God really loves him. And you know what happened? When David had an affair, hindi gusto ni God yun. But either way, tuloy pa rin siya and then nagkaroon siya ng anak nung kanyang affair. Kaya lang yung bata nagkasakit and very critical. And David, umiiyak siya, nagdadasal siya kay God. At buong araw siya nagdadasal. Buong araw siya nagdadasal, buong gabi siya nagdadasal, nagpa-fasting siya para gumaling yung anak niya. And true enough, after a few nights, lumapit yung alila. At sabi niya kay Haring David, Haring David, wala na po yung anak niyo. Patay na. Alam mo, nung sinabi nun, kung ikaw, anong gagawin mo? Galit ka. Di ba, nangawa ka? Alam mo, ginawa ni Haring David, iyak lang siya. Una siya. Tapos, nakasi siya, nakaluhod siya sa may tela, di ba? Tinod lang yung tela, inayos niya. Nag-bisa siya. Ganun ba? Okay, sige, salamat. Then, trabaho na ulit. Anong point ko bakit ko ito kinikwento? Si Haring David na yun, ah. Ano ibig ko sabihin? Mga kaibigan, umiyak ka, ilabas mo lahat yun. Pero afterwards, mag-move on ka na. Yes. Don't stay on that depressed side. Don't stay on that depression. Because if you keep on staying on that, you will never move forward. Yes. Nag-guess nyo? You have to move forward. It's done. It's finished. Move on. Huwag ka na magnawa-ngawa dyan. Huwag ka na magre-reklamo dyan. Move on. Hashtag? Move on. Correct. Nag-gets nyo? Yes! Clear or very clear? Yes! So about staying positive, mga kaibigan, whatever happens, always look on the brighter side. Pag may nangyari hindi maganda, hindi, kasi may preparasyon to para may mas magandang mangyayari. Yes! Clear? Okay, good. Now, with that being said, number four, let's talk about your skills, the certain skills that you have to possess. And in Riyadh, you only need 15% skills. But in terms of skills, these skills you have to master. Ulitin ko ah, you have to master the skills. Alam niyo bakit? Mga kaibigan, kasi pag na-master niyo ito, kahit saan ka dalhin, hindi ka mahihirapan. Ulitin ko. We do not want you to become leaders. Ulitin ko. We do not want you to become leaders. Leaders, we don't want. What we want you to become are builders. Yes. Okay. Sir, anong difference dun? Builders and leaders. Kasi ang leader, they can only lead pag may tao. Pag nawala yung tao, hindi na sila leader. Kasi wala na silang ililid eh. Pero ang builder, mga kaibigan, ang builder, kahit saan mo dalhin, kaya mag-build. Yes. At kung makapag-build ka, then you can always be a leader. So are we clear? Yes. Leaders or builders? Builders. Leaders or builders? Builders. Builders. So I want you guys to become builders. And to become a builder, you have to master the skills of a builder. And for you to master the skills, you have to know what skills you have to master. Mga kaibigan, letter A, please make a prospect list. Learn the principle of prospecting. Prospect list. Lista mo sa papel yung mga tao gusto mo imbitahan. Mga kaibigan, let's do it scientifically. Okay? Huwag kayong basta bira ng bira. Do it scientifically. Put on a piece of paper or gusto mo sa notebook mo or sa iPad mo or sa iPad nyo. Put it doon, yung lista mo yung mga pangalan ng mga taong gusto mong imbitahan. Gets nyo? Sir, bakit? Kasi, ganito yan. Pag may listahan ka,
wala kang nakakalimutan. Tama. Pag may listahan ka, pag marami kumaayaw sa'yo, okay lang kasi marami ka pang reserva. Nag-gets nyo? Yes. Parang ganito, di ba? Pag bukas mo ng iyong cabinet, pag nakita mo marami ka pang mga delata, di ba you feel good? Sa mga nanay, sa mga, di ba? Yes. Kasi alam mo marami ka pang stock eh. Pero kasi mong pag wala ka ng laban, di ba parang, okay, wala na? Iba yung pakiramdam pag alam mo marami kang stock. Yes. Same thing pag may listahan ka. Ibang pakiramdam mo kapag marami ka pang listahan kasi marami kumayaw. Kunyari, 40 na kumayaw sa'yo. Okay lang, mayroon pa akong 50 eh. Tama. Nag-gets nyo? So, yes. Listan mo yan. Sir, anong significance yan? Ang tawag nito, it creates discipline. You're going to build an empire. You're going to build a big organization. An empire are not built kasi it's being done as parang how should I say this? A dilly-dally. Meaning, kung ano-ano lang. An empire is being built because it is being done systematically. Pinaplano, maayos yan. At darating ng panahon, lalaki sobrang iyong organisasyon. Pag lumaki ang inyong organisasyon, hindi pwede ang mga tao mo, hindi sila organize. So kung ang maliit na bagay pa lang, maliit na grupo pa lang, hindi mo may isaayos, paano pa kayo mga malalaking maraming tao? Hello? Yes. Hello? Yes! Okay, make a prospect list. When you make a prospect list, letter B, learn to invite. When you invite mga kaibigan, ito lang gusto kong mangyari. Sa mga bago, sino dito, yung this year lang sumali sa Royal, taas ang kamay. Okay, this year. Okay, sa mga this year lang po sumali sa Royal, ulitin ko ha. Pag hindi ka pa marunong mag-present, ang mag-pre-present niyan, dapat yung sponsor mo o yung upline mo, hindi ikaw. Ang trabaho mo lang, mag-imbita. Mag-imbita. Bahala kung paano mo dadali, itali mo, isako mo, ituho mo sila. Basta dali mo doon sa mag-present. Gets nyo? Hello? Yes! Dali mo sila. Ngayon, saan mo sila dadalhin? Ulitin ko. Pwede sa Starbucks, pwede sa coffee shop, pwede sa seminar room. Maraming paraan ng magpe-present. Meron tayong best training to teach you how to do one-on-one. But what is important, invitation is different from presentation. You don't present, you just invite. Gets nyo? Okay, good. Now, when you do that, letter C, learn to do the ABC rule. Now, the ABC rule is the only part of the RDO that is a rule. Ibig sabihin ng rule, batas. Kailangan sundin. Hindi pwede hindi susunod kasi nga batas siya eh. So, pag sinabing batas, A stands for advisor, B stands for bridge, and C stands for the customer. Now, the bridge is you, ikaw, dahil ikaw ang nagdala. Ang advisor, yung mag-i-explain, yung mag-RVP. Ang advisor, mga kaibigan, pwede yung kumpanya. Ang advisor, pwede yung mga products. Ang advisor, pwede ang office. Ibig sabihin, pwede tao, bagay, kumpanya, anumang bagay o tao o hayop na pwede tumulong mag-convince sa report mo. Bakit may hayop, sir? Alam mo, hayop ang pagliwanag, diba? Mas, nag-gets nyo? Yes! Okay, good. So, ganyan yan. So, ngayon, ulitin ko, this is very, very important. Raming kita, Mark. Tapos, ma'am, may raming kita, ma'am. Ma'am, anong pangalan nyo, ma'am? Mona. Ito si Mona. Okay? Mona. A, B, C. Diba? Small, medium, large. Diba? Joke lang. Okay. ABC, advisor, bridge, customer. Ako ang nag-imbita kay Mark. Okay. Pag ako ay nag-imbita sa kanya, ang gagawin ko dapat ABC rule. Kunyari, kinausap ko na siya, "Oy Mark, meron ako papakita ng negosyo sa'yo." Sasabi ko, "Ay Mark, may papakita ako ng negosyo sa'yo." Okay. Oh, di ba? Bilis siyang ma-invite. O kung okay na siya, di okay na. Pwede ka ba bukas, Mark, magkita tayo Friday, 5 p.m. Okay, good. Okay na, 5 p.m. Ngayon ko titimbre yan, si upline ko. Upline, 5 p.m. Friday. Umokay na siya, okay? Ngayon, titimbre ako ngayon si upline. Upline muna, si Mark, kaibigan ko to, 21 years old. Example lang ha, estudyante pa to, naghahanap ng trabaho, gusto mag-part-time. Eto, masipag ito. May pera sila, pero gusto niya tumayo sa sarili niyang paa. Diba? Tapos nagamit siya ng magandang opportunity. 5 p.m, medyo may idea na siya, konti sa networking, pero hindi niya alam po ano yung Royal. Galing ko sa'yo, 5 p.m.
Ngayon, kinwento ko na si Mona. Kay Mona. Para alam niya na kung ano sasabihin niya kay Mark. Nag-gets niyo? Yes. Ngayon, on the way na kami papunta kay Mona. On the way kay Mona, habang nag-uusap kami, bumayan muna kami, suminom ako ng tubig noon. Okay, Mark, alam mo, excited ako kasi pagpunta natin doon, no, magpapaliwanag sa'yo, yung kaibigan ko, yung si Upline Mona ko, ang tapos sa kanya, Upline. O minsan tapos sa kanya, coach, kasi bakit? Siya natuturo sa akin, alam mo, Mark, swerte natin kasi napakasipag ng taong to. Tapos successful na rin siya. Mas marami siyang taong natulungan. And alam mo, nakaka-excite kasi 21 ka pa lang, pwede kaya tulungan magkaroon ng magandang income in a span of 1 year. Tapos, excited ka ba? Okay, ano ginagawa ko? Ine-excite ko na siya kay Mona. Para pagdating namin kay Mona, gusto niya nang makinig kay Mona. Yes. Diba? Tapos pag nagharap naman sila si Mona, alam niya na kung paano niya kakausapin si Mark. Ha? Sasaktan ka pa? Tama ka mo, hindi. Joke lang, joke lang. So, yun, alam mo yun ang pinaka-importante kasi tandaan mo ang critical dito, yung bridge. Kasi madalas, pumapalpak ang presentation kasi yung bridge hindi marunong. Ilang beses, ako personally, ilang beses ko na-encounter to. Apply, downline ko. O, isipin mo ngayon, ano sasabihin niya? Hindi niya kilala to. Ano, akala mo, juke basok mo? Pasok! Tira, di ba? Honestly, kayo, balik na rin natin. Di ba, alam niyo rin pagkatao niya? O, ganito gawin ko sa balik na rin natin. Upline, eto pala downline ko si Mona. O, kayo yung A. O, paano yung kakasabi si Mona? O, now you understand. Yan ang madalas predicament ng mga upline nyo, natin. Kasi bakit? Wala kang sinabi kung ano siya, kung sino siya, anong pagkatao niya. O, paano mo yung motivate? O, upline si Mona. Recruit ko. Mona, upline ko. Oh, tatawa kayo, di ba? Pero guess what? Marami sa inyo, ganyan ang ginagawa. Ladies and gentlemen, ang hirap, kung nahihirapan ka mag-invite, sayang ang effort mo kung hindi mo rin naayusin ang sistema. Kaya nga siya rule, batas, kailangan gawin mo. So kung may papakilala ka sa upline mo, kailangan ikwento mo na yung background ng customer mo para pag kinausap siya ng upline mo, alam niya na kung paano yung kakausapin. Mamaya, ikaw naman, bilang upline, binabaloy mo sa kotse. Hindi mo alam, ito pala, kotse nito, 10. Binabaloy mo sa kotse mo na, kunwari, kotse mo, example lang ha, nakamontero ko, kunwari, kotse mo, montero, binabaloy mo sa montero, eh, kotse nito, pinakapangan niya, pajero. O, paano siya babaloyin? Babaloy mo, travel incentive. Eh, ito pala, meron ng helicopter. Huwag kayong matawa. Dati, meron kami naging prospect. Tanongin kita ngayon, paano mo babalimin yung prospect ko? May-ari siya ng dalawang car dealership. Meron siyang dalawang McDonald's. O, may helicopter. Totoo, may helicopter. O, paano mo siya babalimin? Income mo, 100,000, 200,000. Duty, mababalim siya sa 200,000 mo. Kotse mo, dalawa. Duty, mababalim siya sa kotse mo, dalawa mo. Eh, meron nga doon dalawang car dealership eh. Pangarap mo na kumita ng 1 million a month, eh dalawang makto neto. O ngayon, paano babaliwin? Eh dahil wala kang idea, yun ang gano'n mo ng kwento, gano'n mo ng gano'n, ito naman, tatawanan ka lang. O sino may kasalanan? Yung bridge. Bakit? Hindi mo pinaliwanag eh, hindi mo ginawa yung ABC rule eh. You understand? Yes. Kaya kung ikaw, meron kang prospect at may papakausap ka sa tao, ikwento mo na kagad doon sa tao para alam niya na sasabihin niya. Nag-gets nyo? Yes. Eh sir, paano kunwari biglaan lang? Kunwari hindi ka naman apply si Mona, eh nakita ko na top earner yan, gusto ko ipakilala. Pwede ba yun? Pwede hindi? Pwede! Eh paano? Ganito ang gagawin mo. Uy, yung aming top earner. Mona! Kaway! Mabalitan kita!
or tara, 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 pakilala ka ta. Hi, Apple. Hi, Mamona. Siya na po, dangay po si, si Mark. Mark, yan, yan. Ayan, di ba? Oh, ay, Apple Mona, pakilala ka ta. Mark, eto si Apple Mona, isa sa mga top earner namin dito. Alam mo, matagal na rin siya sa Nagro-Royal. Tapos isa sa mga success. Ang dami rin yung mga natulungan. Tapos, Mona, siya pa rin ang tamay ko, na-prospect ko siya. 21 years, gusto naman part-time. Kasi parami siyang pangarap sa buhay eh. Tapos, kakibad ko sa kanya kanina. Yun! Alam niya na kagad kung anong background, alam niya sasabihin. Di ba? You can say that openly naman eh. Di ba? Huwag niyo. Teka lang ha, diyan ka lang. Di ba? Diretso na. Tapos habang nag-uusap sila, habang nag-uusap kayo, di ba? Ikaw makinig ka lang. Di ba? Huwag kang second emotion. Kumara, ang ganda naman sabihin mo. Ay, maganda ba yan? Maganda ako, Royal. Oh, maganda talaga, Royal. Kanina ko pa sinasabi sa'yo eh. Sige. Yan o. Makinig ka lang. Makinig ka lang. Are you clear? Yes. Tapos habang nagsasalita siya, huwag ka text ng text. Diba, have respect. Kinawa mo oras niya eh. Yes. Pakinggan mo naman. Give respect naman, diba? Hindi yun nagsasalita sila ko. Apray, si ano po, diba? Lapit ka. Usap lang kayo, ha? Sige. Ang matibig mo, ha? Ano yung ex nyo? Di ba rude? Di ba? Yes, hindi. Dagdag mo pa, kulang pa. Hira ka usap? Ay, ba yung galit? Di ba makinig ka pa hanggang mo sila? Kasi yun ang tamang gawain. Alam mo bakit? Kasi pag ganyan ang ginawa mo, next time, tutulungan ka pa rin yan. Subukan mo maging rude, arrogant, next time, di mo na siya malalapitan. Diba? Tapos, pag natapos naman, okay na. Oh, thank you, ah. Thank you po, applying. Thank you, applying na. Thank you. Upunasin mo, nakapagpagalan niya. Swerte! When you do the ABC rule, importante, make it convenient sa inyong advisor, tapos yung customer, iparamdam mo sa customer mo na napaka-importante ng customer. Ha? Do not make your customer feel very important siya. Kasi pag feeling niya super important, yan, magpapa-arte effect yan. Nag-gets niyo? Okay, good. Now, pero huwag niyo naman parang, ano, basta treat him properly yan, pero huwag naman super VIP. Gets niyo? Now, letter D, mga kaibigan, hindi lahat sasali, so be prepared for discouragement. So mga kaibigan, pag ayaw nila, ang gawin mo lang, hanap ka na ulit ng iba. Clear? So that's why, letter E, S, W, next. Some will join, some will not join, so what? Next. Hanap ka agad ng iba. So what? Next. So what? Next. So what? Next. So what? Next. Next ka agad. Pag ayaw, huwag ka nang mag-stay sa ayaw. Kasi sayang oras mo. Gets nyo? Kasi potential, potential eh. Kahit potential yan, kung di man niya gagawin, sayang oras. Harap ka agad ng iba. Ulitin ko ah, ang hahanapin mo yung sasama. Mas maraming ayaw kesa sasama. Pero pag nahanap mo na yung sasama, lalaki ka na bigla. Ulitin ko, anyone can count how many seeds in one apple. Correct? But can anyone count how many apples are there in one seed pag yan tinanim mo at umuspong na? Yes. Na-guess mo? Nadami yan. Clear? And lastly, ladies and gentlemen, the most important thing is that when you do this, do it with a good heart. Yes. Love your people. Take care of your people. I know you want to make money. And making money is good. Making money is fun. But you have to understand that for you to make money is you help people. Yes. When you help people, money is a product of helping people. Let's work together, mga kaibigan, and always learn, mga kaibigan, put God first in everything you do, put Him above, and bring back all the glory to Him. And with Him, mga kaibigan, all things are possible. Thank you very much, God bless! Yes.